inaral ko yung book, and umatend ako ng kung ano-ano pang seminar, and one of the seminar nga na na-attendan ko ay itong Money Magnet Seminar ni Mr. John Calub. Ang istorya ko niyan, ayoko pa nga sana umatend dito sa seminar na to, kasi nga, sabi ko, puro seminars na kami, puro training na, tsaka trainer na ako. Ano pa ba matututunan ko dito kay Mr. Calub? So, yung, mabuti na lang yung mentor ko, pinilit ako na umatend. Kasi, pag-attend ko ng seminar na to, dun ko mas lalong naintindihan how law of attraction works. Okay, so, ngayon po, ako ay kasama ngayon sa faculty na ni Mr. John Calub. Actually, na-attract ko din siya na maging close kami. Kasi nangyari dyan, when I attended his seminar noong 2009, namangha ako sa mga itinuturo niya. Kasi yung binasa ko yung book ng The Law, yung The Secret, na ang topic is Law of Attraction, nung inexplain nitong mama na to, laymanize. Ibig sabihin, yung pangmasa. Yung maiintindihan kahit ng mga hindi nakapag-aral ng high school. So, masyado ko na-absorb yung topic. So, ang ginawa ko, sabi ko, I want to know this guy. Gusto ko maging friend ko to. Hanggang sa yun nga, naging kumpare ko na siya. At yun nga, inatenan ko na lahat ng training siya, pati yung pinakamahal niyang training na 35,000 3 days sa Tagaytay. Kasama ko yung wife ko, maten kami ng training ngayon. At dun ko lalo naintindihan, ano ba yung ibig sabihin ng law of attraction? At saka, ano ba yung kinalaman ng law of attraction sa iyo at sa akin? Ano ba yung pwedeng mangyari sa buhay natin once na naintindihan natin to at naipamuhay natin ito? At maganda pa niyan, ganito. I studied this book, itong The Master Key System, kasi ito pala yung isa sa may pinakadetalyado na mga principles tungkol sa law of attraction. Ang author nito ay si Charles Hanel. Noong 1912, sinulat niya itong libro na to, The Master Key System. Nung sinulat niya itong libro na to, nakakatuwa, may mga tao na kinonvince siya na wag na libro, seminar type na. So hanggang sa ginawa ni Mr. Charles Hanel, ginawa niya yung influence ng mga or yung mga suggestion ng mga colleagues niya or ng mga estudyante niya na mag-conduct ng seminar. Kasi nga, ang proposal niya, pag binasa mo itong libro na to, 24 chapters, 1 chapter per week. So ibig sabihin, will take you how many weeks para ma-master o makabisado mo or maintindihan yung libro. So they had seminars, pero ito po yung nangyari sa seminar niya. Sobrang mahal. Kung i-compare natin sa peso natin, value ngayon ng peso natin, yung seminar niya during that time, naghahalaga ng 100,000 pesos. Just for you to be able to attend his lesson about the law of attraction. So yung title, yung libro niya is The Master Key System. Just imagine, tonight, you are going to hear it for free. Pero syempre, credit to this guy. Hindi natin kasi, mas mahusay, of course, ito. Di hamak sa atin. So, ang nangyari dito sa tao nito, he became so successful to the point na yung mga naging estudyante niya became super rich at their generation. Tapos, nagkaroon ng isang convention na yung mga estudyante niya happens to be part of that conference, nagkakilakilalanan sila, nagkatanungan sila na anong sikreto mo, why are you so successful? Hanggang sa nalaman nila, they have similar or parehong mentor, itong si Charles Hanel. So what they did, ito yung nakakalungkot na part dyan, noong 1930, pinolitika nila ito kasi merong mga naging estudyante na ang sabi, wag nating ipakalat itong law of attraction, itong wisdom na to sa buong mundo para tayo na lang mag-control ng lahat ng mga negosyong malalaki sa mundong ito. Baka yumaman pa yung mga tao, wala na tayong katulong. So ganun. Of course, may mga exaggeration na ako sa kwento na yan. Ano? So that's what happened. So nung 1930s, nawala ng libro, nawala ng seminars tungkol dyan sa topic na yan. So ang nangyari po, 1970s, merong isang nagngangalan na William na nag-aral sa Harvard. At doon na-discover nitong William na to yung libro ng Master Key System. Alam niyo ginawa ni William? Nung natutunan niya, sabi niya, nasa kamay ko na itong libro, yung formula para ako ay maging successful. Bakit pa ako mag-aaral? Okay, so ibig sabihin, pag natutunan mo pala to, yun lang, merong disadvantage. Baka hindi na magtapos ng pag-aaral yung mga nag-aaral pa dyan. Okay, okay, kasi ibig sabihin, this William, si William na siyang nakadiscover
nung book, nung 1970s. Remember, 1930s, wala na nung libro. Hindi na ipinakakalat. Wala nang imprenta. Tapos 1970s, na-discover ni William. So, ang ginawa ni William, tinigil niya pag-aaral niya at pinurso niya yung kanyang pangarap na lagyan tayo ng mga computer sa bawat lamesa natin. Sino ba yung William na yun? It's William Bill Gates. So, ibig sabihin, sabi ng chismis, na-discover ni William yung libro at yun ang isang reason bakit daw tong William na to ay naging richest man in the world. And of course, we all know hindi na si William Bill Gates ang pinakamayaman. It's Jeff Bezos na. Pero sila-sila pa rin. And Bill Gates is the richest man for almost 3 decades. Can you imagine that? So, anong sinasabi nitong chismis na to? Nitong nabasa ko. Sa Google ko lang naman actually, pinagkukuha yung ibang materials dito, of course, no? So, sabi nga ng chismis, dahil daw dito sa libro nito, William Bill Gates became that rich. So, nung nalaman ko yan, talaga naman pinag-aralan ko rin itong libro na to. Siyempre, sino ba gusto umaman? So, kung halimbawa, mayroong isang mayaman, tapos sinasabi niya, ang formula niya, nakuha niya rito sa libro na to, ikaw ba hindi mo siya aaralin? So, that's what happened to me. So, inaral ko siya. Now, another thing, nung nabasa ko naman itong libro na to, The Think and Grow Rich. Can you imagine, itong libro na to, topic niya rin, yung Law of Attraction. And this book has 15 million copies sold. So, can you imagine, no? I got two of them. No. I got two of them. Oh, kita mo, dalawa pa. Alright. Kita mo na, partner. Oh, di ba? $8.88 dito sa Amerika. Yung The Master Key System. If you want to buy it, yeah. Okay. Actually, yung original book, million na yata ang presyo. Oh, yeah. Ang may hawak doon ng original na book, apat na lang yung may hawak noon. Si Bill Gates has it, tapos si Esther Hicks, si Jack Canfield, yung sumulat ng Chicken Soup for the Soul, and John Kalub. John Kalub has a copy. Nakita namin, naka-bolt pa yun nung pinakita niya sa amin. Tapos ano siya, naka-guantes pa at may bodyguard pa si Kalub noon during that time. So yun. Now, ito namang libro na to. Ang maganda rito, ganito nangyari dyan. This guy, si Napoleon Hill, somebody commissioned him to a project. May assignment. Si Carnegie. Carnegie is the richest man at that time. So, ang ginawa nito, Carnegie, binigyan siya ng assignment. Ang assignment niya, pumunta ka kahit saang bansa, tapos ang trabaho mo is alamin yung mga formula ng mga tao bakit sila successful. Ang nabasa ko nga, na pati si Manuel L. Quezon na presidente natin na interview rin ito ni Napoleon Hill. Alright, so ibig sabihin, this guy really traveled around the world para makipag-meeting siya sa mga kilalang artista, mga famous na mga negosyante. Hindi lang yung negosyante lang na basta may negosyo. No, yung mga big time na mga negosyante. Ang alam ko, pati nga yata sila Rockefeller, no? Yung mga pinuntahan nito. And yun nga, yung Woodrow Wilson, etc. Until the time na, ang ginawa ni Napoleon, after the interview, ang trabaho niya is summarize kung ano ang meron dun sa mga taong successful. Na mga, I think 500 na mga respondent yon. Now, not only that, along the way na rin, nagkaroon na rin siya ng report kung ano naman din yung mga reasons bakit may mga tao naman na nag-fail sa buhay. Yung mga taong na-bankrupt. Yung mga taong mga nagkasakit, nakulong, nag-fail sa politics. So, merong ganon. So, anong nangyari? Ito po yung common denominator. Ito yung summary niya. Would you like to know? I'm sure you want to know everything, no? Kaya nga tayo dito. Now, ito yung summary. Pare-pareho lang daw pala yung pag-uutak o yung isip ng mga taong successful at pare-pareho din kung mag-isip yung mga taong nag-fail, yung mga taong nagkasakit, mga taong na-bankrupt, etc. Pareho yung mayaman mag-isip, yung mga successful, pareho din mag-isip yung mga nag-fail sa buhay. Okay po? So, ibig sabihin, ikaw, sino ang kapareho mo doon sa dalawang binigay ko? Kapareho mo ba mag-isip yung mayaman, yung mga successful, yung mga famous, o pareho mo mag-isip yung mga nag-fail, mga na-bankrupt, mga nakulong. Alright? The answer is, of course, kung ano yung present situation natin ngayon. If you are not happy with your present situation right now, kung ikaw ay nagsasuffer sa kahirapan,
or kung ano-anong problema ang dinadaanan mo ngayon, meron kang kapareho dun sa binanggit ko kung paano ka mag-isip. Okay, bigyan ko na rin yun ng konti, no, tungkol dun. Parang ganito lang eh, yung mayaman, alam mo yung mayaman, pagka yan eh, nagkaroon ng problem about money, kunwari, niloko, or in-scam mo ang mayaman, or dinaya mo sa deal ang isang mayaman, may mga mayaman that can just let go. May mga mayaman na will just tell us na hayaan na natin yan, let go of it. So kalimutan na natin yung nangyari. May ganung mayaman. Wait lang, kumutan ito isang point ko. Okay. The caller. Okay, binapatay ko na. Yeah. Alright. So ulitin ko lang, no? May mga mayaman na pagka niloko mo sila ng malaking amount, they would just say, hayaan mo na yan. Pera lang yan, babalik yan. At least nakatulong ako sa kanya. Yung gano'n, may gano'n. I'm sure you agree with that. Yeah. Pero yung mahirap kaya, yung mahirap, subukan mo, dayain mo ng 2,000, 3,000. Ano gagawin ng mahirap? Di ba? Baka isumpa ka ng mahirap. Yeah, yeah. Sabi mo, hugot yan sa Facebook, sigurado yan. Makikita mo yung pangalan mo sa Facebook. Pagka yung mahirap dinaya mo, niloko mo, maguramentado yan. O kaya pag nag-cross ang landas yun, masasaktan ganyan. So ano yung difference? The rich guy can just let go. Kaya yung buhay nila stress-free. Kasi they believe yung pera, babalik din yan. Hayaan mo na, hayaan mo na ang Panginoon sa kanya. Pero yung mahirap, hindi sila makapag-let go. Kaya nakukonsume sila ng pag-iisip or pagtatanim ng sama ng loob sa nangyari sa kanila. So instead na may mga opportunity sila na madaanan sakali. I'm sure you're following, you know? So yun yung maganda rito sa libro na to. Dito sa libro na to, naging topic din yung law of attraction. Okay, yung, I'm sure yung iba may idea na how law of attraction works, pero maganda yan, didetalyahin, detalyaduhin natin, bibigyan ko kayo ng mga tips later on. Okay, let's move on. Now, ano ba talaga yung law of attraction? Okay, in my own words, ito lang po yung gusto kong sabihin about law of attraction. Okay, it is a law. Okay, pag sinabing law, batas, okay, hindi sabihin ano yan. Ang batas, di ba, mayaman, mahirap, sa pulka. Okay, universal law ito. Okay, pag sinabi universal law, you cannot go against it. Parang physics lang yan. O yung, tawag dito, yung law of gravity. What goes up must go down. Halimbawa, merong mababait na tao na nasa building. Tapos liliyad sila sa edge ng building. Lahat sila, kahit gaano kababait yan, they will end up dying kasi mahuhulog sila. Kahit sabihin natin mabait, hindi applicable sa kanya yung law of gravity. No. Law of gravity, walang pinipili yan. Mabait, salbahe, ano man ang religion mo. Law of gravity applies to all. So itong law of attraction, it applies to all. Maniwala ka man dito o hindi. Siguro sabihin mo, hindi ako naniniwala dyan. Okay, fine. Pero, congratulations. Tatamaan ka pa rin ito. Yung law na to. Pag kami violation ka rito, may experience mo pa rin yung bigat niya. Alright? So, law of attraction is a law concerning the mind. Sa isip natin, sinasabi dito, whatever it is, the person is thinking, whether positive or negative, okay, it will make that person manifest that thoughts into his experience. Ulitin ko, inisip mo, negative man o positive man, magiging buhay mo siya. Mai-experience mo siya. Okay? Sa Tagalog, ang iniisip mo, at mga binibigyan mo ng focus ng attention mo or ng emosyon mo, yun ang mangyayari at paulit-ulit na mangyayari sa buhay mo. Okay? Sabi sa, alam mo, meron akong isang seminar. Nung sinabi ko yan, yung iba, syempre masaya. Kasi parang naiintindihan nila yung isang truth na hindi nila alam na matagal na panahon. Kasi truth ito eh. Merong iba, puzzle yung kuilay nila. Parang alam mo yon, they want more info para ma-convince ko sila. Kasi nga, hindi madaling tanggapin ito. Why? Balikan natin. Yung positive nangyayari, na-attract mo sa buhay mo. Yung negative, na-attract mo din. Okay, so ano ba ibig sabihin nun? Para mas maintindihan nyo po, ang utak natin ay parang isang magnet. Okay, magnet. Yung magnet, it attracts steel, di ba? May magnet ka dyan, may mga pako na nakalatag sa table mo, daan mo yung magnet. Guess what? Lahat ng pako, higop niya. It attracts. Ngayon,
sinasabi ng mga nagtuturo about the law of attraction, yung mind mo, magnet siya. Kaya lang ito, hindi pako yung i-attract niya. Hindi bakal. Ang hihigupin niya, ang i-attract niya into your experience para maganap sa buhay mo ay kung ano yung paulit-ulit na binibigyan mo ng attention, na binibigyan mo ng emosyon, na binibigyan mo ng effort, or yung kung ano yung binibigyan mo ng predominant thinking mo. Okay, so yung predominant, ibig sabihin, yun talaga yung obvious na talagang nasa kukote mo. Okay po, Manny Pacquiao. Let's talk about Manny Pacquiao. Ako, I would say, you would say, boxing lang nasa isip niya. Okay? Yes, boxing lang. Pero for me, very obvious. Si Manny Pacquiao, hindi lang boxing nasa isip niya. Greatness po. Greatness ang nasa isip ni Manny Pacquiao. Why? Kasi kung boxing lang, tapos na. Tapos na karir ni Manny Pacquiao. I mean, di pa tapos yung karir. Ibig sabihin, na-reach siya na yung peak ng karir niya. Pero bakit ito pa siya? Pacquiao! Hello? Pacquiao, unmute lang please. Okay, may chismisan nga dito, natatakbo raw presidente. Can you imagine that? So, ibig sabihin, this guy, what he has in mind is greatness. Question, is he in on his way to that greatness? Actually, great na siya eh. Can you imagine Manny Pacquiao? Pastor, basketball player, coach, singer, ano pa? A preacher, no? Pastor, preacher. Singer, and boxer, senador, di ba? Naging ano pa? Naging congressman yata. Yeah. I forgot. Okay. Oh, partner. Partner, pangalan pa lang. Pera na eh. Money. It sounds money na, di ba? Gusto ko natuloy palitan yung pangalan ko. Yuli Rich. Kaya ako, Billionaire One eh. Ang username ko, Billionaire One. O, di ba? Wow. Okay. Butin lang yung anak ko, Emmanuel. Alright. So, ito pa ang nakakatuwa. No? So, ibig sabihin, bata pa lang si Manny Pacquiao, sinabi niya na sa sarili niya, magiging greatest boxer ako. Ngayon, nung na-reach na yung naging greatest boxer siya, siguro greatest politician man yung nasa isip niya. So, kasa mo sa kanya, he is attracting to his life yung talagang gusto niya mangyari sa buhay niya. So, namamagnetize niya yun. O, pero hindi rin ganun kadali mamagnetize yun. Ha? It requires effort and focus. Okay po, kailangan talagang nakakonsentrate ka ron para malakas ang energy and vibration. Let's move on. Kahirapan. Sabi sa akin, sir, na-attract ko yung kahirapan. Eh, pinanganak kaming mahirap eh. So, ibig sabihin, na-attract ko siya. Bata pa lang ako, mahirap na kami. Excuse me. Sabi sa akin, sir, nawalan ako ng trabaho, na-attract ko yun. Hindi ako nawalan, hindi ko na-attract yun, sir. Napag-initan ako ng boss ko. Sir, nalugi yung negosyo ko, na-attract ko yun. Sir, kaya kami nalugi kasi yung business namin na kainan, nagtayo yung Jollibee sa tabi namin. So, doon ako makain mga tao. Bumagsak ka sa exam, na-attract mo. Na-attract mo yan. Sabi sa akin, paano ko na-attract yun, sir? Eh, talaga namang mahirap yung exam. So, ibig sabihin, you have to understand, ano man nangyayari sa buhay mo, in-attract mo siya. Na-scam ka, iniwalayan ka ng boyfriend mo, na-aksidente, na-attract mo yan. Okay, mahirap tanggapin eh, no? Na-aksidente, na-attract. Okay, just usapang aksidente. Alam niyo ba, kanina lang hapon, I went to the hospital kasi yung anak ko, nagmotor. May sasakyan naman sarili niya, nagmotor. Ayun, sumemplang. Buti na lang, yung minor injuries lang. O, pero yun nga, sabi, na-attract ba nung anak ko yun? Or na-attract namin yun para sa kanya? So that's law of attraction. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, in-attract mo yan. Okay? Mamayang gabi, tingnan mo yung wallet mo. Kung ano ang laman yan, na-attract mo yan. Tingnan mo yung bank account mo, yung passbook mo, kung may passbook ka man, or bank statement mo. Kung ano yung laman yan, na-attract mo yan. Mamayang gabi, titigan mo yung asawa mo. Kung ano man ang, kung sino man yung asawa mo na yan, na-attract mo yan. Okay? So wala kang dapat sisihin sa buhay, kundi ang sarili mo. Kasi lahat literally na nangyayari sa buhay natin, na-attract natin yan. Okay, so let's move on. Pati lahat ng ayaw mo, pati lahat ng mga kinakatakutan mo,
na-attract mo yan. Ano ibig sabihin nun? Takot ka na ikaw ay, kunwari, takot ka. Takot ka sa gabi dahil maraming masasamang tao sa gabi. Okay, takot ka. So, ayaw mo nung ginagabi ka. Ayaw mo nung umuwi ka ng gabi. Guess what? May experience mo yan. Yung ikaw ay maging biktima ng masasamang tao sa gabi. Kasi yun yung fear mo. Yung ayaw mo, kunyari, ang ayoko sa lahat, yung niloko, yung mga malulokong tao, guess what? Na-i-experience mo sila araw-araw or from time to time, na-i-experience mo yung mga tao manluloko. Kumbaga, kung ano yung ayaw mo, yung pa yung lalo mong na-experience. Kung ano yung fear mo, yun yung nangyayari sa buhay mo. Biblical siya. Ayan, no, nasa Bible. Si Job. Mababasa natin sa Bible, Job 3 verse 25. Of course, ang topic is about Job. Sabi niya, "For what I fear comes upon me." Parang nakakatuwa, no? Kung ano yung fear mo, siya pang dumating. Actually, kung babasahin natin yung story ni Job, ang mga naaalala ko, no, nung mga panahon binasa ko siya, is ang mga fear ni Job is yung magkasakit, ang family, or maghirap. Di ba alam natin story ni Job, yung mga Bible readers, mga mahilig magbasa ng Bible, alam natin, ano nangyari kay Job? Di ba naghirap? Di ba na, may nangyari sa kanyang mga, sa family niya? So, ibig sabihin, sabi, kaya niya sinabi yung salita na to, "For what I fear has come upon has come upon me." So, ibig sabihin yung fear nangyari sa buhay niya. Now, sickness. Okay. So, yan yung isa sa nangyari sa kanya. Meron akong friend na lawyer. Itong friend ko na to, nakakatuwa, no? Yung naging member ko siya sa isang network company dati. Ngayon, nung naging member ko siya, meron kaming biyahe na malayo, no? Going to Ilocos, namasyal kami sa province nila. Kasama ko, wife ko, siya, tsaka yung driver namin. So ngayon, napagkwentuhan namin itong law of attraction. Lawyer to ha. And di kalidad na lawyer ito. Sobrang galing na lawyer nito. Yung pag may hearing sa Senado, isa siya sa mga nasa likod. Yung ganun. Pero wala na siya ngayon doon. Hindi na yun yung, ano na siya, VP ng isang bank, sikat na banko sa Pilipinas. Now, napagkwentuhan namin law of attraction. Tinanong ko kasi siya, sabi ko, "Attorney, lawyer ka eh. I wanna know, alam mo ba yung law of attraction?" Alam mo, sabi niya, "I heard of it, pero be honest, hindi ko siya alam. Ano ba yung law of attraction?" Alam mo, yung nilalecture ko sa'yo ngayon, kinuwento ko sa kanya. Pero wala pa ako sa part na ito, yung kay Job. Wala pa ako sa part na yan. Kinuwento ko sa kanya, sabi ko, lahat ng iniisip mo, lahat ng nararamdaman mo, ma-attract mo siya sa buhay mo. Bigla siya kumunot yung kilay niya. Sabi niya sa akin, "Yul, ay, parang I doubt kung totoo yan." Sabi niya, "Kasi, meron akong laging ipinagpe-pray kay Lord. Pero, nagka-problema ako." Be specific, sabi niya ganito, "Yul, pinagpe-pray ko every day kay Lord na ilayo ako sa cancer, at nung nag-asawa ako, lagi kasama sa prayer ko kay Lord, ilayo kami sa cancer, kaming mag-asawa. Pero alam mo, Yul, nagka-cancer ang asawa ko. Tapos namatay yung asawa niya after a month." Pero ang point, nung time na pinagkukwentuhan namin yun, parang ayaw niya tanggapin, i-embrace yung law of attraction. Kasi nga, ang law of attraction, ang unang na mga nasabi ko sa kanya, na-attract mo yung gusto mo sa buhay mo. Pag may gusto ka, ma-attract mo. Pero sabi niya, bakit na-attract niya yung cancer? Eh, ayaw niya yun. Okay. So, inusisa ko siya. Sabi ko, "Attorney, bakit nga ba everyday mong ipinagpe-pray na ilayo kayo sa cancer? Parang napaka extraordinary na prayer naman yan para sa cancer. Di ba, ikaw ba, pinagpe-pray mo everyday, Lord, bago po tayo maghiwalay, Lord, o bago ako magtapos ng prayer, siya nga pala, Lord, ilayo mo kami sa cancer." May ganun. Parang siya ganun, special mention yung cancer. So sabi ko sa kanya, "Attorney, that's the reason why you attracted cancer or sa asawa mo." Sabi niya, "Bakit? Eh, yun nga yung prayer ko eh. Ayoko nga ng cancer. Pinagpe-pray ko nga, ilayo kami sa cancer. Pero bakit ngayon may cancer yung asawa ko?" Sabi ko sa kanya, "Of all sickness, bakit nga po ba yung cancer ang pinakaayaw mo? Bakit ka magalit sa cancer?" Sabi niya kasi, "Yul, nung ako ay bata, na-witness ko
yung auntie ko na namatay sa cancer. At bago siya namatay, nakita ko kung paano nag-iba yung itsura niya. Naawa ako sa tita ko. At simula nun, nagkaroon ako ng takot sa cancer. Kaya simula nung bata ako, lagi kong dasal, ilayo ako sa cancer. At nung nagkaasawa ko, bag nagpe-pray kami, lagi ko special mention, ang cancer. Sabi ko, ayun, sa pool. Ibig sabihin, fear. Weakness mo ang cancer. Nagkaroon ka ng fear. Because of that fear, nawala ang faith. Dahil nawala ang faith, ayan, the devil can knock. Can knock. Di ba nangyari sa kay Job? Pumatok sa langit ito. Nagpaalam. Nagpaalam yung kalaban sa Panginoon. Kaya ka lang naman, wino-worship niya ni Job. Kasi binigay mo lahat ng gusto niya. Kunin natin yung kayamanan. Tingnan natin kung mag-worship siya. Kasi nga nakitaan ng weakness. So friends, kung takot siya sa cancer, dapat ganito na lang ang prayer. I pray for good health. Lord, I claim my body is healthy. All the cells in my body is well and sound. So yun dapat yung prayer mo. Hindi yung cancer, cancer, cancer. Kasi everyday, Lord, lay mo sa cancer, cancer, cancer. Special mention si cancer. So what happened? Pinakita ang weakness. And then, ayan, dumating si cancer. Kasi what you fear has come upon you. Kasi minsan, pwede ka rin naman talagang, di ba, i-test ng tadhana. Pwede ka naman talaga subukan ng tadhana eh. Anak, masyado mong hina-highlight ang cancer. Bakit ba? Pag nagka-cancer ka ba, hindi ka na ba mag-worship? Di ba? Parang ganun yung dating eh. Kasi ang dami mo namang hina-highlight eh. Di ba? So, kaya, tamang prayer is, I am healthy and sound. Lord, we thank you for the great health that we have now. So, yun po yun. Now, eto pa. COVID. O, di ba? Maraming tao, takot dyan. O, nakakatakot. Nakakatakot talaga. Naaning din ako dyan eh. O, pero, itong may buhok ko ngayon. Buti na lang, nakasum tayo. Kung hindi, di wala tayo audience ngayon. Di actually, ito to. Kasasalita. Everyday seminar. Okay. COVID. Huwag niyong bigyan ng energy. Huwag nating isipin ang isipin yan. Yes, mag-update tayo. What are the things we should do? Ano ba yung nangyayari na? Update lang. Pero do not put your emotion to it. Huwag mo na siyang bigyan ng masyado pang attention. Kasi, we don't know. Baka ma-attract mo lang sa buhay mo yan. Disaster. Okay. Naalala ko. Merong text blast. Big one daw dito sa Manila. May big one. O di ba nakakatakot? Kasi lumindol eh. Ngayon, ang ugong ng mga balita is tungkol sa big one. Tapos ang daming prayer about earthquake. Can you imagine? Nag-design pa yung mga tao ng specific na dasal about earthquake. Eh, kaya, kaya nangyari sa akin, instead of, Lord, ilayo mo kami sa earthquake, instead of that, ang prayer ko is, Lord, we claim everywhere we go, the place where we are is stable. It will not shake. Mali pala yun. We are safe, sound, wherever we go. Saan man namin lapag ang paa namin, stable lang yung ground na kinalalagyan namin. So nakakatuwa, may mga ilang earthquake na dumating dito sa atin. Alam mo yon, hindi namin naramdaman mag-asawa. Either we are driving or we are at a place na mababa, mahina na lang yung galaw. Para bang feeling namin na parang hindi mo tuloy nararamdaman yung mga ganung scenario dito sa mundo. Kasi nga hindi mo ina-attract. Okay, let's move on. Mga magnanakaw. Meron, kaya ko na ilagay yung magnanakaw dyan kasi meron ako isang kamag-anak. Sabi niya sa akin, pagka yun kausap ko yung kamag-anak ko na yun, laging kinukwenta nun, magnanakaw. Kasi takot na takot siya sa magnanakaw. Yung bahay daw niya, laging pinapasok na magnanakaw. Kahit ano daw lock ang gawin niya, lagi na lang may nawawala siyang gamit. So, alam mo, bigla ko lang na-realize, nung may point na hindi kami nakita ng mahabang panahon. Let's say, 3 years. Hindi kami masyado nakawenduan, nakita. Tapos hanggang sa lumuwag ang schedule ko, nagkaroon kami ng fellowship nito. Itong tao na to. Alam mo, nakakatuwa. Ang topic na naman niya, tungkol sa magnanakaw. Sabi ko, na-realize ko, teka. Itong relative ko na to, few years ago, na-notice ko na laging topic namin yung nananakawan siya. Tapos here we are, kaka-unite lang namin ulit for how many years kami hindi nakita. Tapos ang pinagkukwento, ano naman namin?
yung nananakawan siya. Hindi na siya nakagraduate sa magnanakaw. So nakita mo, ibig sabihin, lahat ng ayaw mo, lahat ng kinakatakutan mo, mangyayari paulit-ulit siya. Okay, meron din akong kakilala. Sabi niya, lagi daw siyang naloloko. O, di ba? Can you imagine, naloko last year sa malaking halaga. Tapos meron daw siya na meet na nakasama sa seminar. Mabait daw. Mukha namang maayos. Negosyante. So, pero bandang huli, niloko pa rin siya. Na-attract natin yan. Okay, taong paasa. Lalo na sa business natin. Kung magpipay na raw, magjo-join na raw. Tapos biglang di na nagparamdam sa'yo. Can you relate? Thumbs up naman ha, pag may question ako. Para maging interactive tayo. O di ba, you can relate, di ba? Ang nangyari sa akin niya, ilang araw pa lang naman ako sa friendship eh. Pero can you imagine? May mga na-experience na ako na, bukas, papadala na ako ng pay-in. O di ba? Tapos in mood na lang siya pag pinapalo mo. So ibig sabihin, ang question, are you reacting negatively kapag na-experience mo yun? Kasi when you react, you're only putting on energy. Ibigyan mo lang siya lalo ng energy. So, mangyari dyan is, it will prepare itself to return. Mangyari ulit sa buhay natin. What else? Ayan. Lahat ng pinaniniwalaan mo, ma-attract mo sa buhay mo. Ano ibig sabihin nun? Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Yung mind mo, may tinanggap ka, may pinaniwalaan ka. Congratulations. Yun yung nagkakatotoo sa buhay mo. Eto. Hindi ako magaling sa mathematics. O di ba? Mayroon ganyang tao. Hanggang tumanda na siya, hanggang mamatay na, hindi pa rin magaling sa mathematics. Di ba? Hindi man lang napag-aralan man lang ang mathematics. Next. Hindi ako swerte sa business. Di ba may taong gano'n na yun yung belief niya? Sabi niya, dineclare niya sa sarili niya. Yun yung paniwala niya. Hindi ako magaling sa business. Hindi ako swerte. So, itong tao na to, kapag nag-business to, wala, bankrupt, bagsak. Ito pa, pinanganak ako mahirap, mamamatay na ako mahirap. Aba, yung kahirapan, feeling ng iba, calling nila. Okay, congratulations, nasa friendship tayo. Kasi merong mga opportunity tayo para ma-empower or ma-change ang mindset natin through our training. And of course, gusto ko pasalamatan natin nga pala ating coach. Ferdy ha, kasi dahil sa kanya, meron tayong ganitong mga lesson. Let's move on. Yan, di ko linya yan. O, di ba? Hindi mo ba pwedeng linyahin? Di ba? Pero may mga taong ganun na tinanggap na nila sa sarili nila. Pinaniwalaan na nila. What else? Ang hirap ng buhay. Yung mga taong nagsasabi nito, nako, obserba mo yung buhay nila. Totoong hirap na hirap sila sa buhay. Hindi makaahon. Parang ang malas. Parang may darating na opportunity pero parang isda na mabilis dumudulas, no? What else? Wala na tayo pag-asa yumaman. Okay? So may mga tao, ganyan ang mindset. Hindi yayaman to. Itong mga ganitong mag-isip. What else? Networking, mahirap yan. Hindi para sa akin yan. O yan. Congratulations. Di talaga para sa'yo. Kasi nga, pinaniwalaan mo. Okay? Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Okay? So yung negative muna tayo, ha? Pero kung positive yung nilagay mo rito, kaya ko to. Job interview, sabi mo, kaya ko to. Sisiw yan. Kita mo yung, dahil sa confidence, natatanggap. Pero yung halimbawa, naku, balita ko, mahirap daw matanggap dyan sa interview na yan. Bahala na. Sige na, makapag-apply. Pero alam ko, mahirap eh. Anyway, may a-apply naman ako iba. Inumpisahan mo na eh. Kinlay mo na eh. Pinaniwala mong di ka para dun eh. So yun, hindi nga natatanggap yung mga tao. Sa sports, di ba, hindi pa nag-uumpisa yung laban. Naku, ang lalaki ng basketball, kunyari, ang lalaki ng kalaban, talo tayo ngayon. O, di ba? So, ibig sabihin, talo talaga. Kasi pinaniwalaan na agad eh. Okay, biblical. Biblical po itong pinag-uusapan natin. Ayan, Proverbs 23 verse 7. Ano sabi? As a man thinketh in his heart, so is he. Anong inisip mo sa sarili mo? Ikaw yun. Period. Okay, hindi ako magaling sa math. Period. Ikaw yun. Magaling ako negosyante. Ayan, magaling ka negosyante. Kahit hindi pa. O diba? Nung ako, nag-start sa sports eh. Sabi ko, kaya ko maging black belt dito sa Taekwondo. O diba? Nangyari naman siya. Nag-volleyball ako, magiging ano ako rito, MVP. Nangyari naman siya. So, ibig sabihin, ano man yung nilalagay mo sa isip mo, maa-attract mo pag tinanggap mo. Kaya dapat, see yourself living in abundance. Quest, kung tatanungin bakit ngayon, ano ba life mo ngayon?
how do you see yourself now? Nabubuhay ka ba ng broke? Problemado ka ba? Payaman. Or feeling blessed? Okay. Ano daw? Payaman. Payaman. Yeah. Gusto ko nga baguhin yun, coach eh. Ano ba? Ano ba? Ano ba mas maganda? Mayaman. Mayaman. Present. Lalo present. Lalong yumayaman. Okay. Kamusta ka na? Ito, lalong yumayaman. Di ba? Okay, magpayaman. Okay, dyan. Correct. Pangyaman. Wala attack mo yung present situation eh. So, dapat daw kasi, ano, yeah, dapat daw kasi, you present think like, na-achieve mo na. Na-achieve mo na. Oo, tama, tama. Kailangan, present reality ka. Okay. Kaya nagtanong sa akin, kamusta? Eto, guwapo pa rin. Kagaya mo. Okay. Okay, kamusta na? Kamusta business? Doing good. Yeah. Sobrang blessing. Ganun lang. Eh, mga Pilipino, pag tinanong mo, kamusta? Eto, buhay pa. O, di ba? Alisin mo na yun. Kamusta? Eto, ito, may kukuwento ako sa inyo. Grabe, meron kami nga, yung naging yaya ng wife ko, simula nung bata siya, hanggang sa nag-asawa kami, naging katulong naman namin. Alam mo na, ito ang isa sa mga negatibong tao na nakilala ko sa buhay. Kasi po, alam mo yung pag nakita mo siya, lagi yung mukha niya, downcast. Naka-downcast siya. Talagang alam mo yun, ramdam mo na may problema siya. Okay? Tapos, pagkausap mo siya, halimbawa, nag-attempt ako dati na iyayain siya sa ganitong business, yung network marketing. Alam mo, sagot niya agad. Sabi niya, naka-smid siya. Sabi niya, wala naman akong pang-join dyan. Tsaka hindi ko linya yan. Habang nagpa-plancha siya ng damit namin. Ibig sabihin, talagang, siguro itong tao na to, inisip niya na talagang gando lang siya. Tapos, eto pa, lagi siyang dumadaing. Ang sakit ng balakang, ang sakit ng ganito, umatake yung high blood. Puro ganun siya lagi. Siguro, intention niya na rin para maawa, mabigyan ng extra, etc., etc. Pero ibig sabihin, talagang ganun yung life niya. Alam mo, hindi siya talaga tumanda. Bata pa talaga kinuha na siya ni Lord. I mean, nasa 50s. 50s, di ba? Bata pa yung 50 years old. Talagang nawala siya. Kasi yung sickness, talagang inipil niya. Tapos eto pa, may kanta pa siya. Yun nga lang talaga, kailangan mawala ko na sa isip yung kanta na yun. Yung kanta, ito yung lyrics ha. Sabi niya, kakantayin ko ha, sabi niya, buti pa ang pera, palaging may tao, pero ang tao, palaging walang pera. Grabe yung kanta na yun. Nung narinig ko talaga, sabi ko, kailangan mawala sa isip ko yan. Negative, so, negative. Imagine, kinantahan pa niya yung pera. Okay, so ibig sabihin, may tao talagang ganyan, negative ang processing ng isip. Okay, let's move on. Ayan, sometimes we are influenced by others to embrace a fact. Okay, ano ibig sabihin nito? Na-influence siya ka, pinaniwalaan mo, tapos na-surprise ka, na-experience mo. Okay, ano ibig sabihin? O ito, pungsuy. O, di ba? Sabi ng pungsuy expert, malas ng ano, ng arrangement ng office mo. Hindi maganda. Hindi maganda sa business. So, na-influence ka. O kaya hindi maganda yung tabo ng business. Pero, minsan naman, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Ilagay mo dito yung lamesa, like, bumili ka ng ganitong picture, etc., etc. Na-influence ka, tinanggap mo, successful ka naman. Are you with me? So, ibig sabihin, hindi naman lahat negative eh. Minsan, pinaniwalaan mo yung sinabi ng expert. Sabi, swerte ka. Kasi may nunal ka sa mukha. Sino swerte nga yung mga tao? Kasi in-embrace mo yung fact. Pero is it really the pungsoy? O it is the thoughts that attract to your experience? Thinking yun eh. Yung belief yun eh. What else? O ito, superstitious belief. Pamayan. O di ba sa Pilipinas, common yan? Meron ako dating experience eh. Nakabike, bata pa ako na, nakabike ako. Kasi may dumaang pusang itim. Naalala ko yung sinasabi ng lola ko. Malas daw yun. Maa-aksidente ka. Eh matalino ako eh. Nakabike ako eh. Eh total, maa-aksidente daw ako. Ang ginawa ko, bumaba ako sa bike kasi may pusang duman eh. Bumaba ako sa bike. At least kung maaksidente ako, at least naglalakad, hindi nakabike. Mas masakit pag nakabike ka maaksidente, di ba? Yeah. So yun, naglakad ako ng nakabike. So, the point is, I'm trying to attract accident into my life, di ba? Kasi nga sa, nag-react pa ako eh. In fact, I submitted myself to the pamahiin na maaksidente ka. Kaya sabi ko, total maaksidente ako, dapat naglalakad lang. Naglakad ako, yun, pag gabi yun, pagdating ko sa bahay, pinarada ko sa silong yung sasakyan, yung bike, nasabit ang aking noo sa sampayan na nakaharang doon.
So, nagasgasan nyo ako. Sabi ko, ayun ang aksidente. Dahil doon sa pusang itim na dumaan sa harap ko. So, ano, what's the point? Superstitious ba yun? O it's the thoughts? Or yung aking pinaniwalaan na attract ko siya sa buhay ko? Now, may meron ako naging pastor na nakausap. Yung pastor naman na nakausap ko, sabi niya sa akin, superstitious. Pag nag-pray ka, kahit ilang pusang itim pa ang dumaan sa harap mo, you are safe basta nag-pray ka. O di nung nagkita uli kami ng pusang itim, tumawid na naman siya sa harap ko nung time na yon. E di, hindi ko na siya binigyan ng energy. Nag-pray na lang ako that I am safe and sound. Going back home safe and sound. So yun yung aking ano, affirmation. Hanggang makarating ako ng bahay, safe and sound ako. Ayun, wala naman nangyari. So is it the pamahiin or yung attraction ng pinaniwalaan mo? For me, it's the thoughts. It's the feelings. Inattract mo siya sa buhay mo. Okay, fortune tellers. O diba? Hinulaan. Okay, kukwento ko sa inyo. I have a relative who just recently passed away. Okay, 2 weeks ago, passed away. Ang ginamatay niya ay masaklap kasi she committed suicide. Yung relative ko, suicide siya. Now, nabalitaan ko, meron pala ng hula sa kanya when she was a teenager. May nang hula sa kanya. Hanggang 30 years old lang ang buhay mo. 30 years old. She passed away pagkatapos niyang ilang weeks after her birthday. Doon siya namatay. So can you imagine, na-influence siya nung fortune teller. Tapos, kaya pala daw may mga post siya sa Facebook na kada birthday niya, nagka-countdown siya. Meron siyang post, no, 2 years ago, may post siya. 2 taon na lang. Tapos, last year, may text post yata siya na makikita na kita. Yung papa niya kasi nauna eh. Parang ano, konti na lang. Parang gano'n, sinasabi niya na makikita na tayo, dad. Grabe, no? So, is it really the hula? Yung hula ba yung mayroong influence doon? For me, it's not eh. Pinaniwalaan niya kasi eh. Tinanggap niya sa buhay niya. Sa total, hanggang 30 na lang naman siya. Ayun, she committed suicide. So, what's the point? Pwede natin i-counter ito eh. Yes, may energy ang mga bagay na yan. Kasi yung sinabi ng tao sa'yo, yung dineclare ng tao sa'yo, it has energy. Pero pwede mong kontrahin yun. Pwede mo siya i-counter by prayer every day. Kaya nga every day tayo nagpe-pray, di ba? Para we are safe every day. So pwede natin siyang kontrahin. So, gaya nito, merong mag-boyfriend. Yung mag-boyfriend, hinulaan. Sabi sa kanila, hindi kayo magkakatuluyan. Alam mo, nangyari nun, paglabas ng babae ron sa nanghula sa kanila, pag-alis nila, alam mo ginawa ng babae? Umiyak. Umiyak yung babae. Sabi niya rin sa boyfriend niya, sabi ko na nga ba, hindi tayo para sa isa-isa. Sabi naman ng boyfriend niya, kung hindi rin lang tayo para sa isa-isa, eh wakasan na natin to. Sumangayon naman yung babae. Umiyak na lang umiyak. Sumangayon naman. Nag-break talaga sila. So can you imagine, we are influenced by these people? Yes. Nangyari nga yung hula, nagkatotoo. Kasi nga, pinaniwalaan din nung nagpahula. Pero kami ng wife ko rin eh, meron din kami experience na sinabihan din kami, hindi kayo magkakatuluyan. O ngayon, 24 years na kaming kasal. Di ba? So why? Why did it happen? Kasi sabi ko, hindi, hula lang yan. Tsamba nga lang yan eh. O, sabi ko, kami sa isa't isa. So naging mag-asawa kami. So it doesn't matter kung ano yung hinula sa'yo. Ang importante, i-attract mo yung gusto mo. Huwag kang mag-dwell doon sa mga negative na naririnig mo. Huwag kang papa-influensya. May narinig ako eh, you are the captain of your ship, the master of your soul. Okay, let's move on. You believe it, that's why it manifests in your life. Do not just be influenced by what people say. You have the power to correct or counter a negative influence. Okay, po. Pinapalakpakan po yan. Okay, all right, let's move on. Okay, na-attract din natin yung mga bagay na ginagawa natin sa ibang tao. Ito ay may ibang tawag dito, the law of karma. What a man sows, that will he also reap. Galatians 6 verse 7. Okay.
May niloko ka? Yan. Baka kaya ka naloko din. Sa may niloko ka. May inaasar ka. May ininsulto ka. May inaway ka. May sinaktan ka. So these things happens. Why? These things happens to your life because nagbo-boomerang lang yung tinanim natin. Okay po. So yun yung law of attraction. Now, summary natin yung law of attraction. Tapos mamaya, pag-usapan natin paano naman natin siya gagamitin palakasin yung business natin. Okay, summary. Alright. Again, lagi mong iniisip, ma-attract mo. Paglagi. Okay? So, iwasan po ang manood ng mga balitang negative. Yes. Iwasan. Yes. Kasi naiisip mo yung mga naririnig mo sa balita eh. Eh, sa imagine mo, madaling araw, balita, papalabas, pagising mo, ano yung topic? COVID. Kasabihin, meron sinaksak, may ginahasa, may sumemplang sa motor, patay. Mga ganun naririnig. So, nai-influence ang subconscious natin. So, importante, iwasan natin po yung mga negative. Mga dinadaing mo. Na-attract mo yan. Okay? Pag may daing, magdadaing ka sa isang bagay, halimbawa, yes, sa gobyerno, daing tayo, maraming tao dumadaing, ayuda, problema ng kahirapan, ang problema ng kahirapan ay dahil sa gobyerno, dahil sa corruption. Pag laging ganyan ang mindset natin, attract natin yan. Let's move on. Ayan, mga ini-imagine mo. Okay. Mga ini-imagine. Mga behavior. Andali ha. Meron akong visitor na bata. Yung pamangin ko na bibisita ako eh. Pamangin ko. Alright, so, mga ini-imagine. It happens to our life. Mga sinasabi mo, lagi mong sinasabi, na-attract mo yan. Lagi mong paulit-ulit sinasabi, wala akong pera, dami kong problema. Okay, andyan na naman si Judith ng Meralco, Judith ng Sky Cable. So, ma-attract mo yan, lagi mong sinasabi. Okay, meron akong member pala, no? Balikan ko ito na laging sinasabi. Meron akong member, nangyari sa akin, nakita kami, sabi niya sa akin, Sir, in-India na naman ako nung kausap ko, Sir, in-India na ako, nakakainis talaga. Sabi ko sa kanya, ayan ka na naman, ma-attract mo yan. Sige ka, ma-Indian ka ulit bukas. Sabi niya, eh, Sir, isipin mo naman, nag-bis pa ako ng maganda. Ang layo-layo ng bahay namin dito sa office. Nag-confirm siya, darating. Iniwan ko yung nilalaban ko. Pagkatapos, eto, magte-text ngayon na hindi raw siya darating. Nakakainis siya. Sabi ko, ma-attract mo yan, let go. Sabi niya, ganon, o sige, let go. Maya-maya, narinig ko, may kausap siya. Yun ang kinukwento niya. Sabi niya, alam mo, na-enjoyan ako, nakakainis, hindi mo ko inilaban ko, nagbihis pa ako ng maayos, ang layo ng bahay ko. Tapos sabihin, sinaway ko siya. Sabi ko, tigilan mo yan, ma-attract mo ulit yan. Kaya, okay, apply. Maya-maya, nakakita ko, may kakwentuhan siya. Ang nangyari, sabi niya, na-enjoyan ako kanina. Sabi naman ng isa, ako rin na Indian. O kita mo, nagkakasama-sama na sila. Sabi, birds of the same feather, flock together, na Indian, nagkakasama-sama na. Pero alam mo, meron siyang kasamahan, kasabay niya, doon sa office, na member ko rin, na team kami, dumating sa akin, sabi ko, asan na yung bisita mo? Yeah, ay, sir, hindi na raw darating kasi may biglang appointment. Pero okay lang, sir, marami akong prospect. So, can you imagine, parehong in-Indian, magkaiba ng response. Yung isa, marami akong prospect, sir. Yung isa, nakakabwisit daw. Guess what? After 1 year, Millionaires Club member. Yung isang positive. So, ano ibig sabihin? Kasi lagi mo sinasabi, in-Indian ako. Kaya hindi ka nawawala ng Indian na mga prospect. Okay? Next. Yan, mga ginagawa mo sa kapwa mo, ma-attract mo yan. Yun yung kanina, law of karma. Mga kinakatakutan mo, ma-attract mo yan. Mga pinaniniwalaan mo, ma-attract mo yan. Okay? Pag tinanong kita, ano ka, mahirap, mayaman ngayong oras na to? Mayaman. Gusto ko makita yung chat eh. Yeah. Okay. Ano ka, mahirap, mayaman. Sige nga, gusto ko makita. Yeah. Ano ba makita yung chat? Sige nga, chat nga tayo. Friend, sa mga listener dyan, please participate. Okay. Mayaman. Mayaman yung isa, okay. Mayaman. 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 Mayaman na mayaman. Yeah. Mayaman na mayaman. Mayaman, mayaman.
Okay, tayo, congratulations. Mayaman kami. Fair. Yayamanin. Okay. Yayamanin. Grabe. Ramdam ko. Sa seminar ko, sa seminar, pag nagsiseminar ako dyan, sinasabi ko sa kanila, yan talaga nasa isip mo. Ano lang ha, nambubuli lang ako. Pero tayo na, mayaman ka talaga? Yan ang nararamdaman mo, yan ang isip mo. Ito sagot ko, Why? Bakit yung sagot ko? Okay. Kasi madali talaga sabihin na mayaman tayo. Madali sabihin. Pero ang tanong, in practice, everyday ba? Yeah. Feel rich ka ba talaga? Halimbawa lang, dumating yung Meralco bill. Ano ang reaction mo? Halimbawa lang, biglang doble yung bill mo. Ano ang reaction mo? How do you react with the bill na doble? Ganito ba reaction mo? Wow, I have consumed this much. Or ganito? Ano? Bakit ganito yung... Bakit ang mahal ang bill? Mare. Ano bill mo? Mukhang dinadaya na tayo ng Meralco. Okay, so how do you react? Positive? Okay, or ang sama ng loob mo pagka sinurpresa ka ng gastos. Okay, halimbawa lang, no? Halimbawa, nangyari sa akin. Yung anak ko, dala yung Innova namin. Sumalpok sa isang kotse. Sumalpok. Eh, nung time na yun, di ako ready. Okay, honest lang. Pagtawag ng anak ko, Papa, makabangga ako eh, Papa. Sabi ko, ha? Oh, kamusta ka naman? Okay naman, Papa. Wala naman nasaktan. Kamusta yung sasakyan? Malaki ba damage? O, di ba? Nararamdaman ko yung... To be honest. Trainer na ako that time. Pero sa isip ko, gastos ito. Tapos naalala ko, hindi ko pa pala nare-renew yung insurance. Sabi ko, naku, magkano kaya ang damage? Pinuntahan ko yung anak ko. Pabunta ako sa kanya, tinatawagan ko. Sa palagay mo, anak, gano'n ba kalaki yung damage? Kasi I was very anxious na ako ay na-damage sa nang sasakyan. Ganyan ba mag-isip yung mayaman, palagay niyo? Yung sobrang yaman, ganyan ba mag-isip? Sabi niyo, mayaman kayo, ha? O sige, halimbawa, ikaw ng bangga. Of course, we don't attract that. We are safe and sound every day. Halimbawa lang, may ganung scenario. How would you react? Katulad ko ba? Gusto kayong sasakyan ako. Papagawa naman yung sasakyan. Ganun ka ba mag-react? Ang mayaman, ganito mag-react mayaman. Nabanggay kotse nila. Oh, anak, ano? Kamusta naman? Wala naman nangyari. Are you safe? Sasabi ng tata, ng anak, okay naman kami, dad. Yun lang, malaki yung damage. O sige, hayaan mo na yan. Tatawagan ko na lang yung assistant ko para ipagawa natin yung sasakyan na yan. Anyway, naka-insured naman yan. Di ba, ganun mayaman mag-isip, no? Yeah. Tama po. O sige, anak. Papasundo kita dyan. They don't care. Kasi marami silang sasakyan. Tama po. Ganun mag-isip mayaman. Ngayon, question. Ganun ba pag tayo ay naka-encounter ng problema sa buhay? O, di ba? Buti nila, magte-train ako ngayon eh. Kasi yung nangyari nga sa anak ko kanina, na-aksidente. O, edi, alam ko, gastos yan. May nangyari. O, may mga... Check-up kanina, hospital kanina, emergency room kami kanina, tapos appointment sa ENT, eyes, nose, ENT sa makalawa, tapos appointment sa dentist bukas. So, siyempre, may gastos. Pero, in-practice ko na. Pera lang yan. Importante, my son is safe and sound sa ngayon. Saka, di ba, biblical, always thank. Thank God in all circumstances. So, pag may nangyari ba, prayer mo is, masama ba loob mo sa nangyari or ang prayer mo is, thank you Lord, at least ito lang yung nangyari. Kumbaga, minor injuries lang. Yeah. Okay, so importante po yun, no? Kung talagang mindset mo, rich mindset ka, ngayon mag-practice ka kung rich mindset ka talaga. Pag may gastusin na sumurpresa sa'yo, kailangan lang. Okay, ito yung lalagay mo sa isip mo. Halimbawa, may bill na dumating, may biglang naningil, o kaya, kunyari, merong biglang bayarin sa school yung anak mo, okay, may nasira ang gamit na kailangan i-replace, et cetera. Okay, cellphone or nanawala, tapos kailangan bumili ng bago. Kailangan reaction mo lang, cool ka lang. Kailangan laging ganito lang. Kaya ito nawala, may parating. Okay, so nakakatuwa. Nung last year na nilooban yung bahay namin last year, ang natanga yata, kulang-kulang kalahating milyon eh.
nung mga magnanakaw, kasama na yung mga laptop, cellphones, etc., etc. O, pero pinractice namin itong ano, positive lang. Pag may nangyari at things happen for a reason, pinractice lang namin. Sabi nung anak ko, kapag nakita ko yan sa kalye, sabi ko, anak, hindi ganyan. Una, papatawarin natin siya. We prayed. Sabi ko, patawarin natin siya. Sana last na tayo na ginawa niya ng mali. At sana nakatulong itong, I claim na nakatulong yung naging perang nakuha niya sa amin. So, pinractice namin. Tapos, sabi ko sa family ko, huwag nating idaing kung ano yung mga nawala sa atin, mga gadgets nyo, gamit natin, etc. Alas, ninisis, huwag nating idaing. Mapapalitan yan. Dineclare ko yung ano, positive. Mapapalitan yan. Guess what? Totoo nga. Ngayon, mas magaganda yung gadgets na gamit namin. Kasi nga, dineclare ko, yung negative, I turned it into positive result. Okay po? So, importante, marunong tayong mag-counter, no? Pag merong negative na nangyari. Next. Ayan. Mga nararamdaman mo, na-attract mo yan. Okay. Regarding sa pakiramdam. Okay. Yung nararamdaman. Yung feelings, mahalaga yun, ha? Yung emotion. It fuels the thoughts. You have to remember that. Pag may thoughts ka, may iniisip ka, tapos nilagyan mo ng emotion, mas powerful yun. Okay? When two become one, powerful siya. Yeah. Okay, nabasa ko yun sa Book of Thomas. Wala nga lang sa Bible, pero the Book of Thomas, nandun siya. When two become one. Okay, powerful yun. Mga desires mo, mga inaasama mo, na-attract mo siya. Positive to. Yung gusto mo, ma-attract mo. Pero ang tanong, what kind of desire? Okay? Merong definition yung desire. Okay, merong ibang klaseng desire. Hindi lang basta desire. Kasi kung tatanungin ko kayo ngayon, sino may desire magkaroon ng sports car? Lahat kayo magtataas ng kamay. Sino may desire na meron siyang million pera sa banko? Lahat kayo magtataas ng kamay. Pero ang tanong, how much desire do you have dun sa mga bagay na yon? So, importante yon. Gano'ng kalalim yung desire na yon? Mamaya, pag-usapan natin yan. Let's move on. Mga bagay na pinagpapasalamat mo, ma-attract mo siya. Be thankful. Okay? Thankful ka sa health mo. You are always healthy. Thankful ka sa mga nakakasama mo sa work. So, you are always given the right people at a given time. Laging mabuting tao na nakakasama mo. Lahat ng pinagpapasalamat mo. Kaya may technique nga dyan eh. Kung may gusto ka, ipagpasalamat mo. Lagi sa Panginoon. Let's move on. Mga bagay na ikinagalak mo. Kung saan ka grateful, na-attract mo siya. Okay. Pag-usapan natin ito sandali. Halimbawa, maliit na bagay. Tinimplahan ka ng kape ng wife mo. Okay. Sa akin, big deal kasi yung sabi mag-asawa yun eh. May reason eh. Bakit kape? Okay, halimbawa lang, pagka-grateful ka ba, eh, sa palagay mo, masaya ba yung nagtimpla ng kape? Yung nagbigay sa'yo ng favor, masaya ba yun? Yes. And ikaw, masaya ka. Tapos masaya siya. Pero iba yung ipinaramdam mo, yung gratitude mo sa tao na yon. Okay, so the point is, yung tao na yon, gaganahan ba siya na ibigay, na servisyon ka ng ganon? Like in my case, yung wife ko, yes. She is so happy whenever na titimplahan niya ako ng kape. Kasi may usapan kami ng wife ko eh. Sabi ko sa kanya, whenever pagbubukas kita ng pinto ng kotse, kasi nung araw pinagawayan namin yon, hindi ko siya pinagbukas. Hindi ko siya pinagbubukas ng kotse. I mean, yung pinto, pag sasakay siya at bababa siya, hindi ko siya pinagbubukas. Tapos one time, meron akong angkas na model, pinagbukas ko. Naging issue tuloy sa amin yun. Kaya sabi, nung matapos namin pagawayan yun, sabi ko sa wife ko, mula ngayon, pagbubukas na kita ng kotse. And always remember, pag pinagbukas kita ng kotse, I am saying that time na I love you. Di ba? Kaya nakaabang siya lagi kung ipagbubukas ko siya ng kotse. So, positive. So, ibig sabihin, pag ina-appreciate ng wife ko, yung pagbubukas ko ng kotse, kasi may meaning sa amin yon, the more ko siyang gagawin. Pero kung babaliwalain niya na yon, na parang isang obligasyon na ni Yul yun para sa kanya, time will come. Di ko, baka malimutan ko na ulit pagbukas siya ng kotse. Ngayon, ganoon din yung kape. Sabi ko sa kanya, sa'yo naman, pag tinimplahan mo ako ng kape, you are telling me that you love me. Ay ba, lagi naman akong ginagawa ng kape. O, so, ibig sabihin, pag in-appreciate mo, ganado yung nagbibigay. Bakit ko to sinasabi sa'yo? Kasi po ganito yan. Yung giver, yung ating Panginoon, sobrang yaman nun eh. Kaya niyang ibigay sa'yo lahat.
Pero ang tanong, mabuting recipient ka ba? Good receiver ka ba? Grateful ba? Kasi what, kung ano yung bagay na grateful ka, nag-i-expand yan. Pag grateful ka sa maliliit na bagay, time will come, mas gusto nang nagbibigay, ibigay sa'yo nang ibigay. Kasi nga, gusto niya na maramdaman na masaya ka. Ganun yung relationship natin sa Panginoon. May na-encounter ka na ba na tao na very ungrateful? Alam mo yun, yung parabang, meron kami nga pamangkin na ganun eh. Parabang alam mo yun, lahat na lang ng bagay, binigay ng magulang na nasa abroad, tapos suwail pa rin. Alam mo yun, parabang lahat na lang ng kapritsyo, binibigay ng magulang eh. Yung magulang nagsasakripisyo sa abroad, pero siya parang hindi masaya sa kanyang magulang. Parang dami niyang hinanakit sa magulang niya. So, palagay niyo, yung magulang, masayang nagbibigay. Yes, magbibigay yon, pero feeling ano lang, feeling obligado. Pero iba yung magbibigay yung magulang dahil sobrang na-appreciate ng anak niya yung binibigay. Tama po ba ako? I'm sure you agree, no? So, sabihin, ang taong grateful, yun yung taong masyadong nabe-bless po. Okay po, so let's move on. Ayan. Minsan naman, biktima din tayo ng attraction ng ibang tao. Kung malakas yung attraction nila. So, kumbaga, sinasummary natin ano yung mga bagay na na-attract natin, no? So, dito, minsan nagtataka ka, no? Di ko naman to naisip, di ko na-imagine, di naman ako nanonood ng mga banggaan, pero ba't ako nabangga? Okay, kasi minsan, pag wala ka namang ina-attract, bisabi, at that point in time, erratic lang yung isip mo, ano lang, kumbaga, maraming variety, pero at that point in time, merong isang tao na encounter mo siya, na daan mo siya, bigla siya naman yung makakapag-attract sa'yo. So, ika nga is, yung mga taong malalakas ang energy, nagiging follower, yung mga mabababa ang energy. In the case of your kids, di ba yung kids natin, abang bata yung mga yan, mahina pa yung attraction nila. Actually, malakas din eh. Pag umiyak yan, bigay tayo ng kailangan nila. Malakas din attraction ng mga bata eh. Pero kadalasan naman, tayong magulang, we can just carry them around. Gusto natin sila dadalhin. So, kasi nga, hindi pa malakas yung attraction nila sa tungkol sa ibang bagay. So, kumbaga, huwag kayong makukonfuse yung attraction na halimbawa, na-imagine mo yung may nadaanan ka na aksidente, tapos na-imagine mo yung pinagdaanan ng tao, kunyari putok yung ulo. Meron akong experience na ganyan eh. Nadaanan namin, nakahandusay talaga eh. Nakahandusay yung na-aksidente. So, hindi ko maalis sa isip ko eh. Ang hirap talaga kasi ako, takot ako sa dugo. Tapos nakita ko pa yung mga dugo. Hindi ako makamove on. Tapos parang gusto ko into sa gilid yung sasakyan ko at mag-inhale, exhale. Kasi nga nakakita ako ng dugo. Di ba, ang hirap siyang alisin. So, kailangan lang, ano tayo, make effort. Hindi naman kasi automatic ikaw na yung biktima. Hindi naman sa ganun. Merong time delay. Okay, alam mo, naisip mo ngayon, nasa Boracay ka. Hindi ka naman mapupuntang Boracay. It doesn't work that way. Kasi nga, law of attraction is also consistent with the law of order, law of mathematics, law of physics. Hindi magic yan. Okay, so consistent rin siya with all laws. So the point is, basta itong mga bagay na to, once na nagkaroon ng energy ito, itong mga summary natin, yun yung mabilis na nag-a-attract. Yung iba dyan, hindi naman na-attract kasi naka-counter yan. Kasi mas matibay pa rin yung prayer mo. Kaya hindi rin nangyari yung mga ganyan, katulad yung aksidente. Or yung... So it doesn't always... It's not always like that, no? Basta bottom line ito, kaya may mga nangyayari na significant sa buhay natin, in-attract natin siya. Okay po, let's move on. Sabi ng mga scientists or mga experts, we have 60,000 thoughts every day. Yan yung thoughts na pumapasok sa isip natin every single day. O ngayon, sa 60,000 na yan, anong oras na tayo ngayon? So tonight is 9:10. So 9:10 na tayo. Meaning, kung matutulog ka ng alas 12, naka 40,000 thoughts ka na or 45,000 na. Sa thoughts na yan, pag tinimbang natin, ano ang mas marami? Yung kahirapan, problema, ilang beses mo inisip yung problema, asawa mo yung bayarin. Okay, minsan pag pinag-usapan pala yung so 60,000 thoughts nisip o sinabi yung salitang ang yaman-yaman ko. Okay, sige, chat tayo rito, chat. Okay, sino rito yung merong binanggit kaninang umaga na siya ay
ang yaman ko ngayon. I'm so blessed. Alright, sige nga, tingnan natin. Can you share? Oh, diba? So, ang hirap mag-isip, no? Kung di mo naisip na mayaman ka kanina. Okay. So ibig sabihin, common sa tao na mas marami yung negative na iniisip niya. Common siya. Sa Pilipinas po, mas marami mahirap. Okay? Yung kukunti lang mayaman, no? Mas mayaman yung sa isang daang magre-retiro na lang. Sa isang daang magre-retiro, according to statistics, isa lang yung magre-retiro ng maayos, ng masaya. Okay? O, paano na yung iba? Yung mas malaki sa pie, yung broke. So, ibig sabihin, ganyan ang mindset ng Pilipinas. Mahirap mag-isip. Kaya, maraming mahirap. Okay? So, now, sanayin po natin na dapat mas maraming thoughts ka na mayaman ka, blessed ka. Okay po? So, mamaya may mga technique tayong pag-uusapan tungkol dyan. So, let's move on. Okay. If you want to change your present situation, you have to eliminate all the negativity in your life. Okay? Or in your mind. Okay, merong law of polarity. Law of polarity states that everything is dual. Everything has poles. Everything has its pair of opposite. Like and unlike are the same. Opposites are identical in nature but different in degree. Extremes meets. Ganito yan. Ano yung opposite ng matangkad? Panda. Opposite ng malungkot? Masaya. Opposite ng left? Right. Opposite ng mahirap, mayaman. Okay, so ibig sabihin, hindi mo mararamdaman yung buhay ng tagumpay kung hindi ka nakaka-experience ng defeats. Hindi mo alam yung success kung hindi ka naka-experience ng failure. Iisa daw yan. So ibig sabihin, ganito lang yan. Thoughts mo ang makakapagbago dyan. Yung isip mo. Halimbawa, ang experience, ang reality mo kunyari, mahirap ka. Okay. Ang reality mo, mahirap ka. Kailangan, ma-program mo yung mind mo na blessed ka pa rin. So, yun po yung ibig sabihin low polarity. Kailangan, ang focus mo pa rin is dun sa opposite. Kung ang ayaw mo nang magnanakaw, galit ka sa mga manluloko, ang visualization mo, ang affirmation mo, ang mindsetting mo, ang prayer mo, dapat, I am always blessed with nice people every day. Yun yung prayer mo. Ayaw mo ng traffic. Ako, ayoko yun eh. Pero, tuwing aalis ako, lalo na kung nagmamadali ako, lalo na kung hindi ko, hindi ako sanay doon sa lugar na pupuntahan ko, ang prayer ko is, I will arrive ahead of time. Dinedeclare ko siya, I will be there ahead of time. Kasi gusto ko, sa appointment, lagi akong ahead of time. Okay po? So, yun. So, halimbawa, gusto mo nang lahat ng kinakausap mo, nagiging transaksyon, nakaka-deal mo. Pwede, everyone that I come in contact with buys from me. Kailangan ganun yung mindset mo. Natutunan ko ito kay Sir John Calub. Nung matin ako sa seminar ni John Calub, unang attend ko, sabi ba naman niya, sabi niya ganito, lahat kayo, bibili sa akin mamaya. Isipin mo, nag-start kami seminar ng 9 a.m. Tapos matatapos yung seminar pala ng alas 8. So medyo mahaba ang seminar. Alam mo, sinasabi nitong speaker, lahat kayo, as in lahat kayo, magiging customer ko mamaya. Lahat kayo, bibili sa akin. Isipin mo, ganun siya ka-confident. First time ko siya na-encounter, ganun ka-confident yung mama. Alam mo, sagot ko sa sarili, sabi ko sa sarili ko ganito, tingnan natin. Nagganya pa ako eh. Tingnan natin kung mapapabili mo ako. Yun sabi ko sa sarili ko. Pero guess what? Guess what? Pagdating ng hapon, nag-break time, isa ako sa nagmamadaling bumili ng mga items na tinitinda niya doon. Paano nangyari yun? Sabi niya kasi ganito. Sabi niya, sure akong bibili kayo lahat. Kasi kinlaim ko na yan na lahat ng umaattend sa seminars ko, bumibili din ng mga itinitinda ko sa kilid. Yung mga attracting, mga t-shirt na mga positive, etc., etc. So, sinabi niya na binisualize ko na lahat kayo nagkakagulo dun sa gilid at nagbabayad at may transaction kayo dun at may binibili kayo. Or some of you, nag-i-enroll sa mas mataas na advanced seminars ko. Ay, ganun nga nangyari.
halos lahat ng umaattend nga sa kanya, talaga namang nabibentahan niya. Why? Kasi nga, pinrogram na rin niya sa isip niya. Ikaw kapatid, anong program mo? Okay, anong programming mo? Madali yung business, mahirap. Okay, magaling ka o hindi? So, ibig sabihin, importante, kung dalawa lang naman yung pole, negative and positive, dapat lagi tayong nandun sa gusto natin. Nasa positive tayo. Let's move on. Do not focus on the things that you don't want. Ano ba yung mga ayaw natin? You don't want lack of money. You don't want traffic. You don't want rude person. You don't want a problem. You don't want to lose money. You don't want to make mistake. You don't want sickness, calamity. Ayaw mo nang kagalit. Ayaw mo ma-reject. Ayaw natin mag-fail. Ayaw natin ng maging biktima or whatever. So, ibig sabihin, these are the things that we don't want. So, dapat junk mo na yan. Ang focus mo is yung mga gusto mo. Okay po? Focus on what you want. Now, tingnan nyo, nasa Bible siya. Ang gusto ko sabihin dito is, huwag kang mag-focus sa ayaw mo. Mag-focus ka lang sa mga bagay na positive. Positive lang ang i-entertain mo. Positive lang bibigyan mo ng emotion or hanggat maaari, mga positive na bagay lang yung laging ko pinagkukwentuhan ninyo. Nasa Bible, oh, whatever is true, mga totoo, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, excellent, or praiseworthy, think about such things. Okay, so imagine mo ha, sabi ng Bible, yun lang ang iisipin mo. Okay? Okay, mga ibang tao. Di ba? May kapitbahay. Lumapit. Mare, nakita ko si kumpare doon sa fast food. May kasama. Magka-holding hands sila. O, di ba? So, ano na yun? Di ba? Praiseworthy ba yung pinagkukwentuhan? One time meron akong member kumangka sa akin, umangkas. Aba, pagsakay niya sa sasakyan ko, sabi niya sa akin, "Sir, grabe. Kagabi may sinaksak dito sa amin. Patay." Yun ang ganang bungad niya. Sabi ko tuloy sa kanya, teka. Mari bang pag sumakay ka rito sa sasakyan eh. Kwentuhan mo ko ng nagmahalan. Kwentuhan mo ko ng nanalo sa loto. Okay, yung nakagraduate. Or kwentuhan mo ko ng merong buntis. Di ba? Positive yung buntis eh. Ibig sabihin, may nagmahalan. Ibig sabihin, ayoko nung pagbungad na pagbungad mo sa akin. Kukwentuhan mo ko ng sinaksa. Ayoko nun. Ang gusto ko marinig, mga positive lang na bagay. Now, sabi sa akin, eh sir, paano kung may problema yung kaibigan mo? Naglalabas siya ng problem. O ganito yan. Ganito po gagawin nyo dyan. Pag yung friend mo, nag-open sa'yo ng problema, tingnan mo. Number one, titingnan mo, kailangan ba niya talaga ng sagot na solusyon? Okay, ibig sabihin, kung may solusyon siyang hiningi sa'yo, bigay mo kung meron kaya kanya nilapitan, he trusts you, bigay mo yon yung opinion mo doon sa bagay na yan. Okay po? Pero may mga tao naman na gusto lang talagang maglabas ng sama ng loob. Tama po? Hindi rin naman natin sinabing i-reject mo siya, palayasin mo, naglalabas ka ng sama ng loob. Pwede mo siyang i-console. Pero i-positive mo siya. Okay, limbawa, galit na galit siya sa boyfriend niya na niloko siya. Yung hayop na yan, makikita niya. Okay, mamatay na siya. Sabihin mo, mare, friend, hayaan mo siya. Kung masaya siya ron, hayaan mo siya ron. Huwag mo siya i-curse. Ganun, ipapacify mo siya. Okay po? So, ibig sabihin, hindi ko sinabing, talagang totally rejected na yung taong gusto magkwento sa atin ng mga negative. No. Kasi we want to maintain a good relationship with them. Pero yun nga, effort ka to pacify them, effort ka na mag-contribute sa kanila, ma-encourage sila, makatulong ka sa kanila. Pero, ang ingatan mo ganito, may mga taong sadyang idadrag ka nila sa sitwasyon nila na talagang gusto nila, lumibil ka sa kanila. Doon ka mag-iingat. Siguraduhin mo na ang hindi ka affected. You are not emotionally being dragged doon sa sitwasyon niya. Okay po, may tinuro sa amin si Sir John Calo. Biramin ko sa kanya yung tinuro. No? Ganito po yun. Pag meron daw negative na nagsasabi sa'yo, sa isip mo, ganito raw gagawin mo. Cancel. Tapos sasabihin mo yung opposite na polarity. Alright? Yung pole. For example, ang kukwento, yun, tulad nun, kunyari, ang nagkukwento, hiniwalayan ng asawa. Eh, di ba tayo, ako, may asawa na ako, ayoko ng mga ganong kwento. Yung mga hiniwalayan ng asawa. So, pag nagkukwento niya, sa isip ko, cancel. Okay?
we will stick together forever kami na asawa ko. So, ibig sabihin, hindi ko naman pinakita, cancel ka sa harap nung nagbibigay ng problema sa'yo. Hindi ganon. Sa isip mo lang, find a way how to make negative report or news into positive para hindi ka ma-apektuhan. Don't ever put your emotion to it. Okay, let's move on. What if negative things happen? Paano kung malimbawa, o katulad nga nun, yung anak ko kanina, di ba? Nadulas, o, di ba? So, eto po yon. Paano kung halimbawa talagang nasagi yung sasakyan mo? Paano kung talagang, halimbawa may kapitbahay ka na nagtapo ng basura tapos kumalat sa lugar mo, etc. Paradigm shift ka lang. Yes, nangyayari din sa akin yung emotion mo, parang gusto mo magalit. Nangyayari yun, tao tayo. Pero ang importante, marunong ka mag-paradigm shift. Marunong ka mag-inhale, exhale, hanggang sa ipalitan mo yung emotion na nararamdaman mo. Kung galit ka, kailangan mapalitan ng love. Okay, tapos isipin mo, this happened for a good reason. It will connect the dots towards the things that I desire. Okay, nangyari sa akin ganito. Nung way back 2009, kwento ko lang, bagong bili yung Innova ko. First car ko yun, Innova. Bagong bili siya. Tapos pumunta ako ng Atimonan, Quezon. Alam niyo yan, dito ang manok, yung marami doon na aksidente. Okay. 2 weeks pa lang yung Innova ko noon, nakabalot pa yung upuan. Now, pagdating namin doon sa Lucena, sabi nung member ko, Sir Yul, yung dadaanan natin, marami na aksidente. So, Sir Yul, pwede ba ako magdadrive? Kasi marami na aksidente doon. Mas kabisado ko yon. Tagaroon ako. Ako na magdadrive. Sabi ko naman, teka, kaya ko yan. Tingin ko kaya ko naman yan. Pero bigla rin ako natatakot. Naisip ko naglalaro aksidente. Kasi nga, talaga zigzag ko yun. Kasi sabi ko, sige na nga, ikaw na nga mag-drive. Pero ingatan mo, bago lang tong kotse. Ha? Nakarating kami doon, safe. Pero nung pauwi na kami, gabi na, alas 9 ng gabi, paangat kami, mayroong bus na nagmamadali, sasalpok sa amin, umatras siya, siya nagda-drive. Sumalpok naman tuloy kami doon sa nakabuntot naming estrada. After ko ma-check na wala namang masamang nangyari sa mga angkas ko, nung ma-check ko, okay naman sila, sabi ko, sa loob ko, sabi ko, teka, ang laki ng damage ng sasakyan. Nung sa estima ko, kung, buti lang naka-insured, no? Sa estima ko, yung sa akin, ang damage nasa 40,000. Yung binangga ko, pati yung ang tawag, yung damage yung loob eh. Nasa 30 plus. So estimate ko, kulang 100,000 yung damage. Tsaka yung matagal to gagawin sa kasa. Na negative talaga ako. Eh nagkabanggaan eh. So nakaka-negative naman talaga. Tapos yung member mo na nagpresenta magda-drive, na-witness ko pa kung gano'ng kabilis magmaneho. Talaga na negative ako. Ayoko siyang kibuin. Pauwi na kami. Nagda-drive siya. Paano yung salita niya? Sorry, sir. Kasi yung bus eh. Ako naman, talagang hindi ako makakibo. Ang sama na loob ko kasi bago yung kotse mo, 2 weeks pa lang, naka-plastic pa, nagpresintang magda-drive, tapos sasalpok lang pala. Are you getting the point? So masama yung loob ko. Pero, dahil trainer nga ako, naaalala ko yung mga tinuturo ko eh. Naaalala ko to. Pag merong hindi magandang nangyari, mag-paradigm shift dapat ako. Dapat kaya ko maging masaya dun sa sitwasyon na negative. Tapos, inisip ko, may dahilan to. Kaya ito nangyari. Alam mo, naisip ko, re-recruiting ko yung ano, nabangga ko. Re-recruiting ko siya. Sabi ko, bukas na bukas, kakausapin ko yung tatay. Yung tatay ang mayaman, yung nabangga namin, anak. Alam mo, yung nangyari, inausap ko, di inayos ko muna yung insurance namin. Nung naayos ko na yung insurance namin, inawagan ko ngayon yung ano, yung nabangga, yung tatay. Sabi ko, Rene, bakit di tayo magkapi dito sa opisina ko? Total eh, nagkabanggaan yung, sabi ko, yung member ko to, sabi ko, total nagkabanggaan yung driver ko tsaka yung anak mo. Eh, baka may dahilan, bakit tayo nagka-aksidente? Baka may mabubuo tayong business partnership. Tara, magkapi tayo. Bisitahin mo ako sa opisina ko. Eh, networker ako, may seminar kami ng alas 6.
sabi ko sa kanya, be here 5:30. Magkapit tayo ng 5. Kala mo kung makaasta ako, ako yung may-ari, di ba? Ganyan ako umasta eh. Para dalawin mo ko rito sa opisina ko. Member lang ako doon, ha? Member lang ako doon. Nung dumating naman siya, di nagkapi kami ng 5:30, sakto, yung wife niya, na interes sa glutathione, pinasok ko sa seminar ng alas 6. Nagustuhan yung seminar. To cut the story short, nag-pay in, buong pamilya, nag-recruit, total na kinita ko, kulang ko ng 300,000. Palagay niyo, masaya ako nung nabangga ko siya. Oo naman, magkano lang ginastos ko? Insurance is nasa magkano lang insurance, wala pang 10,000. Pero, magkano kapalit? Kulang-kulang 300,000. Dahil nagkabangga ang kami. Buti na lang, nabangga ko siya. So, ibig sabihin, yun yung point. It connects the dots. Ano ba yung tunay na desire ko? Ano ba yung talaga yung gusto ko? Gusto ko kumita. Gusto ko ng marami akong transaksyon. Gusto ko marami nagpe-paying. Gusto ko multiple accounts kinukuha ng mga members ko. So, yun. Dahil yun yung lagi kong hinihingi, kine-claim ko, dine-declare ko. Eh, sabi pala ni Lord, okay, ito yung magpe-paying. Pero bago ito magpe-paying, kailangan magkasagian kayo. Total, ligtas naman kayo. Di naman kayo masasaktan. Maabala ka lang pag pinagawa mo na yung kotse mo. Pero anyway, mas malaki naman kikitain mo. Kasi yun yung dine-declare ko. Financial freedom. Nangyari? Yes. So, ibig sabihin, lahat na nangyari, things happen for a reason. Meron pa isang kwento. Kwento ko lang to. Meron isang hari. Pag nagpupunta siya sa jungle, kasama niya yung assistant niya pag nangangaso siya. Now, this time, yung assistant niya at saka siya nangaso, nag-hunt siya, tapos merong bear na dumating. So, I'm sure iba sa inyo narinig na to. Nung dumating yung bear, ipinagtanggol ngayon nung assistant yung hari. Napatay naman ng assistant yung bear. Kaya lang, napagat ng bear yung dalili ng hari. So, naputulan siya ng dalili. Ngayon yung hari, imbis na maging grateful dahil napatay ng assistant yung bear, ang ginawa ng hari, ipinakulong niya yung assistant niya. Yung assistant niya kasi, madasalin. Laging pag kami nangyayari, things happen for a reason. Laging gano'n ang bukang bibig. Sabi niya nung hari, tingnan ko lang kung magandang reason ang kahihinatnan mo, ipapakulong kita. So, ipinakulong nung hari, yung assistant niya. Nung gumaling na yung hari, edi nangaso uli siya. Nagpunta uli siya rin sa place. This time naman, may mga tribesmen na nag-kidnap sa kanila. May iba siyang kasama. May tribesmen na ngayon na nag-kidnap doon sa hari. Tapos, yung tribesmen na to, mga taong tribo, nag-aalay pala ng tao sa kanilang Panginoon. So, ano nangyari? Ang ginawa ng tribesmen, niline up nila yung mga taong iaalay nila. Pero nakita nila na kulang yung daliri nung hari. Pero hindi nila alam na hari ito. Defective, in other words. Sabi nung isang tribesman sa kanilang master, hindi natin pwedeng ialay ito. Puto lang daliri. Sabi nung tribesman, sige, palayasin nyo na yan. So pinalayas yung hari. Ang inialay na lang yung assistant na kasama niya at that time. So biglang na-imagine ng hari, buti na lang pala, putol yung daliri niya. Kung hindi, kasama siyang naihain dun. Bigla niya naalala yung servant niya. Sabi niya, teka, dapat naging grateful ako dun. Kasi dahil sa kanya, naputulan ko ng daliri. Sabi niya, naputulan ako ng daliri, so hindi ako nahihain. So ibig sabihin, may magandang nangyari pala sa pagkakaputol ng daliri. Pero sabi nung hari, kaya lang, kawawa naman yung servant ko, naipakulong ko. So pinuntahan niya ngayon. Sabi naman ng servant niya. Nung nag-usap na sila, kinuwento nung hari, yung nangyari sa hari, sabi nung servant niya, oh, my lord, totoo nga po, things happen for a reason. Sabi niya, paano nangyari yun? Di ba, maganda ba yung nangyari sa'yo? Naipakulong kita. Sabi niya, imagine mo naman, my king, kung halimbawa hindi mo ako pinakulong, di ako ang kasamang naialay doon. Sabihin, it works for both of them. So, things happen for a reason. Nakulong siya, hindi siya kasama, hindi siya ang nahihain. So, always remember, pag may nangyari sa'yo, whether you like it or not, all you need to do is trust God na binigay niya yan sa'yo kasi may dahilan siya. He will connect
that that's it's either a lesson, a learnings, or a new partner, etc., etc. I don't know. Basta importante, you know what's you know what you want. Pakita mo sa Panginoon yung gusto mo. Hayaan mo na siya mag-drive ng buhay mo. Okay, tinapalakpakan po yan. Okay, siyempre, kanya-kanyang palakpak na lang tayo dyan. Okay. Alright, you want to change your life, change the way you think. So, may tao kasi na inasar mo, mabubwisit. Di ba ganun? May taong pag niloko mo, gagante. May taong pag, pagka, may tao naman na pagalimbawa, may hindi maganda nangyari sa buhay niya, nagre-reklamo. Ibig sabihin, yun yung proseso ng mind niya. Kung electric pan, umiikot, kumbaga, yun yung mechanism. So, yung may taong ganun. I don't know kung anong klaseng tao tayo ngayon. Kilala ko sarili ko, kilala mo sarili mo. I don't know. We don't need to ask sino ka ngayon. Pero isa lang yung alam ko. Maraming Pilipino na mayroong habit talaga tayo na pag may negative na dumating, may situation na dumating, we react negatively. Pero this time around, the calling is learn how to change the way we think in every scenario. Let's move on. Ayan. Change the way you handle a concern. Pag may concern, maganda yung nagpipreno ka. Yung, kasi kilalanin mo yung sarili mo. Saan ka madalas nagkakamali? Ako ang nakita ko sa sarili ko, madali ako mag-react. Halimbawa, may palpak na ginawa yung mga empleyado ko. Pag may palpak na ginawa yan, ang tendency ko is baka pagsalita ng medyo mabigat na salita. Yung medyo mapapahiya yung kausap ko. So nakilala ko yung sarili ko na may ganun akong processing ng isip or ng character. So paano ko siya inalis? So pag meron akong bad news na na-receive, ang ginagawa ko is nag-hold muna ako ng sandali. Kumbaga, I take the time. Maganda mag-pray. Yung mag-inhale, exhale, meditate, etc. So dahil nagpe-preno muna ako, tapos ang strength ko yung wife ko. Positive yung wife ko. Masarap ka. Pag may problema ako, gustong-gusto kong kakwentuhan yung wife ko. Kasi talagang she is actually my opposite. Kaya pag mali ko, nadalas ka, yung weakness ko, strength niya. So ang ginagawa ko ngayon, dahil alam kong may strength ako, yung wife ko, strength ko, pag may problema dumating sa akin, bago ko sila harapin, kami muna mag-asawa nag-uusap. So ang maganda naman doon, natutulungan ako ng wife ko. So ibig sabihin, find a way kung paano mo ma-handle na yung mga sitwasyon. Basta ang bottom line natin, handle everything positively. Do not ever become negative. Simula ngayon, tutuldukan na natin yung buhay natin. You are now a complete positive being. Kailangan ganun mindset natin today. Change your speech, language, and words. Ako wala na po sa vocabulary ko yung salitang problema. Burado na po yun. Wala na. It's a concern. If I will say the word problem, sasabihin ko, meron akong dapat isolve. Ganun ang sagot ko. Dapat ako isolve. Meron akong good concern. Yun ang mga words ko. Wala na rin sa akin yung salitang wala akong pera. Inalis ko na yun. Kasi inanalyze ko yung buhay ko eh. Never naman nangyari na wala akong pera eh. Di ba kahit paano meron kang 5 pesos sa bulsa? Di ba kahit paano meron kang 20 or 100 bucks? Pero may taong nagsasabi, wala akong pera. Buksan mo kaya yung bag niya, may makikita ka pa rin kahit paano. Di ba parang unfair? Hindi kaya magtampo yung pera sa kanya? Can you imagine, sasabihin mo, wala akong pera. Ano kasi ganyan yung pera? Kung nagsasalita yung pera, sabihin nun, hello, andito kami ah. Hindi nga lang sobrang dami. Pero ba't sinabi mo, wala kami rito sa buhay mo? Pero nandito kami. Hello, di ba parang gano'n? So the bottom line is, be careful what you say. Kasi nagmamanifest po yung mga languages natin. Let's move on. Change your aura. Okay, anong aura mo? Di ba? Alam mo, yung aura ng tao, kita mo pag may problema eh. Kita mo kung masaya. Kita mo kung in love. Tama? So kailangan, simula ngayon, mag-change ka ng aura. Kailangan lagi positive makikita sa'yo ng tao. Kailangan masaya yung aura mo. Okay, remember, lahat na nangyayari na emotions mo, salita, isip, imagination, meron siyang energy, may vibration siya, may frequency siya. Kaya lang, ang law of attraction, tinuturo natin, mas malakas lagi ang frequency ng positive. Mas malakas ang love versus hate. Okay, mas malakas ang love. Mas malakas ang faith versus fear. So, ibig sabihin, ang pinakamalakas na energy is love. So, ibig sabihin, kung halimbawang may negative ka na nararamdaman, gamitin mo yung positive na energy, yung love. Ma-overcome mo siya. Okay? So, ibig sabihin, bottom line is, kailangan laging doon tayo sa positive energy.
Next, yan, change your habit. Okay. Ako, may nabasa ako eh. May nabasa, may napanood ako sa YouTube, mga habit ng mayayaman. Aba, isa pala sa habit nila, eh pag-gising nila, yung nililigpit yung kama. Eh kasi may katulong kami, eh inaasa ko na sa katulong yung ano, yung magligpit ng kama. Nabasa ko nga yun, sabi ko, teka, dapat pala ako nagliligpit ng, nag-aayos ng bed ko. So yun, yung mga habit. Kung gusto mo yumaman, kailangan yung habit ng mga mayayaman ang ano, papraktisin natin. So marami naman, available naman sa YouTube yan. Available sa YouTube, panoorin nyo po yan. Okay, habit let's move on. Change the people you are with. If these people are negative, okay? Piliin mo yung mga taong kinakasama, lagi mong nakakasama. Kadalasan, lagi tayo may kasamang negative. Nahahawa tayo dyan. Kaya ang hirap maging positive eh. Kasi ngayon, nag-training ka. I'm sure magiging positive ka ngayon. Pero, paglipas ng ilang araw, kamusta na? Okay, so di ba? Kasi meron kang nakakasamang negative. Actually, sa libro ni Napoleon Hill, yung Think and Grow Rich na book, may sinabi siya ron, dapat part ka ng isang mastermind group. Mastermind group. Yun yung group. Narinig ko rin yan kay Jack Canfield. Dapat meron kang mastermind team. So, ibig sabihin, yung mastermind team na yon, grupo ng mga tao na open ka, it could be a religious group, pero mas maganda, yung group na yan is, ako, I would suggest, yung team dito sa ano, sa friendship platform natin. Maganda yung mastermind team yan. Ako sa team ko po, meron kaming chat room, of course. Yun, sinisimula na namin. Simula nag-join ako dito noong June, ano na kami, may coaching na ako sa kanila. Gusto ko maging positive itong mga tao na to. Okay, so, para maging positive, ma-maintain mo maging positive. Another technique, para ma-maintain mo maging positive, ituro mo yung natututunan mo. Ako po, lagi akong nagtuturo, or lagi akong mayroong ganitong lecture. Kasi nga, gusto ko siyang ituro ng ituro. Kasi pag once tinuturo mo, nare-refresh ka rin, nare-remind ka. Okay? Nasa Bible din, no? Tingnan nyo. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Hindi ka sumasama sa mga palpak. Or stand in the way of sinners. Or sit in the seat of mockers. Yung mga taong ano, nangiinis. Or, di ba may mga taong gano'n? Gusto lang nila pinagtatawanan yung kapwa nila. Pinagkukwentuhan yung mga classmate nila na mga masarap bulihin. Ano rin ako dyan? Dati, gustong-gusto ko rin talaga yun. No? Yung meron kami pinagkukwentuhan na kapalpakan or weakness ng ibang tao. Or yung mga pinagkukwentuhan lang natin yung mga personalidad ng tao, yung kapansanan ng tao. So, dati, naramdaman ko yung sarili ko, meron akong tropang ganun. Pagkasama ko sila, gustong-gusto yung nambubus ka ng tao. Eh, talagang iniwasan ko po yung tropa na yun. So, ibig sabihin, kailangan kasama mo like-minded rin sa atin. Okay? Alright. May time pa tayo, Coach? Coach, sige, diretso natin. If you want to become... Okay, if you want to become super positive being, okay, so you have to trust God in everything. Okay, lipat ko lang yung ano. All right. Okay. Gusto mo maging positive, magtiwala ka lang kay Lord. This have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold. Ayan, so summary ko na lang, no? So ibig sabihin, nangyayari yung isang bagay, binigay ng Panginoon din yung isang sitwasyon para yung testing ng faith mo, mapatunayan mo talagang genuine siya. Okay? So yung mga scripture dyan, no temptation seizes you except what's common to man. So ibig sabihin, yung dumarating na pagsubok sa'yo, remember, pagsubok din yan noong unang panahon ng mga propeta. Okay? Common lang na mga pagsubok yan. Pero pag, yun nga, binigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon, eh talagang kailangan din, ano, you have to believe na binigyan ka rin niya ng chance to escape. Okay? So, bottom line is, kailangan magtiwala ka lang. Lahat talaga na nangyayari sa buhay mo, niloloob ng nasa itaas para mangyari siya. Ngayon, meron akong assignment para sa ating lahat. Assignment, ito po. Number one, simula ngayon, huwag na huwag ka nang magko-complain, magreklamo. Okay, commission mo kulang. Hindi, as in-expect mo $20 ang binigay lang. Kunyari, $15. I-report mo lang, pero huwag ka nag-grumble, huwag ka nag-reklamo. Ano ba yan? Mali yung reklamo, mali yung commission, mali yung kwenta, etc. Huwag ganun. Okay po? Okay. Kasi, pag nag-complain ka, automatic negative ka. At saka automatic, yun nga, pagsubok lang yan eh.
how are you going to handle people's mistake? Di ba? Nire-reklamo ka. So, ibig sabihin, yan po yung mga bagay na iwasan mo kung gusto mo talaga matransform yung buhay mo. Complaining, justifying, blaming. Justifying, eh kaya naman kami mahirap kasi hindi ako napaaral ng magulang ko. Gina-justify mo pa yung kahirapan mo. No, avoid justification. Blaming, o di ba? Kaya kami nagkaganito kasi ninakawang kami ng property ng mga ninuno namin, mga chewing ko. Kaya ngayon, buhay namin ganito. No, biniblame mo sila. Avoid it. Kailangan, gusto mo mag-transform ang buhay mo, maging complete positive being ka, kailangan iiwasan mo itong tatlo na to. Nabasa ko to sa libro ng T. Harv Eker, okay? Yeah. Secrets of the Millionaire Mind. Nandiyan na sa mga books na yan. Iiwasan mo yung mag-reklamo, mag-justify, mag-blame. Okay? From now on. Kaya? Kaya, kaya? Kaya. Simula ngayon. Now, ano lang to ha? Kaya. Certain period. Kaya. Iiwasan mo lang itong tatlong bagay na to. Okay, thank you. Iiwasan mo lang itong mga bagay na to for 21 days lang. Okay, 21 days. Bakit 21 days? Kaya, 21 days. Pagdating ng 21 days. Bakit 21 days? To be a good habit. Kaya. Diba? Alam nung iba. To destroy a habit or to create a habit, kailangan 21 days mo siyang i-destroy. Yes. 21 days. Na-discover yan ng mga athletes pagang sa gym. Okay, or hindi lang yan, mga scientists or mga psychologists. Ang brain pala natin, napoprogram siya for 21 days. Hello, partner. Okay. Naghang siya. Ang ganda naman ng training. Pwede ba mag-join, sir? Yeah. Marami pa tayong speaker na kukunin to educate you guys. Yeah. Good evening, Sir Ron. Yeah. Morning. Good evening, Jan. Morning. Good evening. Yeah. Good evening po, sir. So, marami sila natutunan, partner, today. Good evening. Marami natutunan. All right. Okay, then. Oh, maganda. Sir, naka-ano ba? Yeah. Yes, maganda lang. Natutunan ko. Yes. Sir, naka-record ba yun, sir? Ah, na-record ko. Sir, naka-record ba yun? And ipopost ko mamaya sa mga GCs. Popost ko mamaya. Para sa salamat, sir. Salamat, sir. Para ma-review namin po. Tsaka may mga speaker pa ako. Sobrang ganda nga ng friendship. May mga speaker pa akong kukunin para matrain kayo. Wow. Thank you, sir. Thank you, sir. Freddy. Galing. Pwede ba pakimute mo? Magsalita ako. Okay. Nice idea, sir. Alam mo, mimute ko lang kayo lahat, ha? Thank you. Okay. Ay, nawala ako. Pero, sir, Freddy. Yes, partner. Okay, tuloy na natin, ha? Alam mo, sa sobrang ng ganda ng training, sa sobrang ganda ng friendship, nakalimutan ko ako may ari, gusto ko sana mag-join. Oh, yeah? May time pa, partner. Continue. Thanks pa ako magaling sa training niyo po. Nandun ako sa training niyo sa iyo. Magaling si partner, Yul. Yeah. Salamat po. Agree lahat ng mga tao. Agree lahat sa mga sinabi mga partner. Alright, so again, balikan natin. Hindi naman mo dami recruit, sir, ha? Yes, gagalingan natin. I claim. Okay. Hindi na yan, no? Tuloy natin. Okay, so summary lang. Kung gusto mong i-change yung the way you think, gusto mong maging positive ka na sa lahat ng nangyayari sa'yo, for 21 days, iwasan to. Magreklamo, magjustify, at magblame. Okay, so ito, may scripture, no? My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Sabi-sabihan, anumang problema dumating sa'yo, kailangan kaya mo pa rin maging masaya. Okay? Diba, gaya nga kanina, no? Sabi ko nga sa inyo, yung anak ko na-accident. O diba, talaga naman yung dibdib ko. Lord, help me I pray my son is okay. Hindi ko na alam kung paano mag-isip. Pero naiisip ko itong ano eh. Itong mga tinuturo ko eh. So yun, nung nakita na kami ng anak ko, he's okay. So, thank you na kami kay Lord. Thank you na kami. Tapos, sabi ng anak ko, Papa, kasalanan ng taxi. Bilaan na. Eh, sabi ko naman kasi mag-kotse na lang. May sasakyan naman. Kaya lang, gusto pa mag-motor. Eh,
sinisisi niya pa yung taxi. Sabi ko, anak, patawarin na natin yung taxi. Let go na natin. Importante, okay ka na. So, basta tayo, let us rejoice. At least na nakita tayo ulit ng pinsan ko na doktor. Yung surgeon na pinsan ko, nakita ulit kami dahil nga na-hospitalize siya. So, ibig sabihin, basta, sabi ng Bible, no, kailangan count it all joy when you fall into various trials. Okay, kamakailan, may nakita ako sa chatroom na ano, na palitan ng ideas, no? Merong isa, hindi siya happy sa nangyari. Tapos, meron namang magaganda ang sagot. So, bottom line is, magmamanifest lang ulit yun eh. I'm not saying di natin sosolve yung problem. Sosolve natin yon. Pero, kailangan wala kang galit kahit kanino. Kailangan wala kang reklamong, walang mareklamo. Kumbaga, parang nag-notify ka lang, oh, brother, ito yung, may kulang ka sa akin, ha? Kailangan, in-expect ko ito. Ganun lang. Hindi yung, huy, kulang to ha. Dapat hindi ganyan. Mali yan. Paano na tayo yan? Anong klaseng business yan? Hindi pwede yun. Ma-attract mo lang ulit yan. Okay? So, dapat positive ka lang pag may nangyari. Okay? Remember, gusto natin maging mayaman mag-isip. Yung mga mayaman mag-isip, konting diferensya, they can just hayaman na yan. Babalik na sa ibang paraan. Okay po? Let's move on. Okay, let's go. If you want to win in life, you must have a winning attitude. Winning attitude is when things do not go according to what you plan. Instead of complaining, you must find a way on how to win. Okay, nangyari sa akin yan. When I'm starting, nag-start ako sa sales, narinig ko ito. Nung trainer, ang winning attitude, pagpalpak na yung nangyari, isip ka how to end up winning pa rin. Kailangan every day of your life, hindi ka pwedeng talunan. So, nangyari sa akin, may nakipag-appointment. I went there sa appointment. Pagdating ko doon, biglang confirm naman yung appointment. Pero pagdating ko doon, yung client, biglang ano, may pinuntahan. Hindi man lang ako in-inform. So, nangyari, waste of time ako. Eh, sa Manila pa naman, travel time, 2 hours, di ba? So, ngayon, how can I turn that situation into a winning situation? So, ginawa ko, dahil marketer ako, turo sa amin ng trainer, saturate the area. Kailangan mag-create ka ng contacts, connection, and leads. Eh, can you imagine, nagpunta ako sa lugar na yon, na-cancel yung appointment. Eh, ano gagawin ko na ron? Wala na. Yung ibang ahente siguro, uuwi na lang. Babalik na sa bahay. Babalik na sa base, office. Walang nangyari. Ay, ako hindi. Hindi ko sinayang yung oras ko. I see to it, makakausap ako ng mga may-ari ng kumpanya para meron ako pa rin bagong connections. So, yun yung naging habit ko. So, yun yung winning attitude. Okay, let's move on. You must believe that failure is just another step toward success. Kilala nyo to? I'm sure kilala nyo yan. Thomas Alva Edison, yung inventor ng light bulb. Can you imagine? The word failure is not in his vocabulary. Sabi niya, I haven't failed. Grabe, no? Pero sa totoo lang, he failed 10,000 times. Gustong-gusto niya mabuo yung light bulb. Yung mga ilaw na meron tayo ngayon. Can you imagine kung walang light bulb ngayon? Kandila ang hawak natin ngayon. Tama? So imagine mo itong tao na to. Sabi niya, I haven't failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Okay? So ibig sabihin, this guy do not consider failure part of his life. Okay? So, alam mo, meron akong in-adapt eh. Meron akong in-adapt. Sa isang libro na nabasa ko, yung System Builder ni Swan Nguyen, nabasa ko doon, merong isang mayabang na ahente ron. Sabi nung mayabang na ahente, in my entire career, lahat ng binebentahan ko, lahat bumibili. Lahat ng nire-recruit ko, lahat sumasali. Never sa buhay niya na merong ni isang tao na hindi bumili. Baga wala, perfect daw. Ni walang tao na nag-reject daw sa kanya. Lahat ng nire-recruit niya, nare-recruit niya. Perfect. He is not lying. O, di ba? Sabi ko, paano nangyari yun? Perfect. Wala yatang ganun. Alam mo kung sabi niya? Next paragraph, next article. Ito sabi niya. Kasi po, ganito. Lahat ng tao po, kinukwentuhan ko lang sila. Hindi ko sila binibentahan. So, wala siyang binibentahan. So, wala talaga siyang rejection. Pero, ang binibentahan lang daw niya, yung mga gustong bumili. Eh, wala talaga rejection. Ibig sabihin, pag kinausap kita, kukwentuhan lang kita. Para alam mo, ang ganda nitong friendship. Platform lang yung product. Can you imagine yung product natin, platform? Di ba, wala na tayong inventory. Eh, nung araw, nag-aaral ako sa company namin. Kutakot ako na produkto. Inaral ko yung mga
pati mga scientific name kung para saan to. Tapos pag may bumili, kailangan i-deliver mo sa ibang bansa. Paano makakarating? Meron pa nga akong delivery, na-reject eh, sa custom. So can you imagine losses nun? Eh tapos ito yung business natin, sa bahay lang natin gagawin. Tapos wala na tayong inventory, wala tayong i-deliver. Ang ganda nito. Ano sa palagay mo pare? O di ba sabi niya, pwede ba ako dyan? O tala, sali ka rito. So hindi ko siya binenta, kinuwentuhan ko siya. Eh pero paano kung ayaw niya? Hindi ako interesado dyan. Eh kaya nga hindi kita inaalok eh. Alam ko naman hindi ka para dito. O di ba? So ibig sabihin, pwede siyo, no? Di ba? Meron akong tinex eh. Para may kukwento ako sa'yo. Ang ganda nito. Eh bago ako pinasok na business, para may kukwento ako sa'yo. Kinuwento ko ngayon. Sabi niya, wala kasi akong pang-join dyan eh. Sabi ko, eh, hindi naman kita nire-recruit, di ba? Kinukwento lang ito. Ibig sabihin, yun yung mga mindset. Okay? So, dapat ganyan mindset natin. Let's move on. Help yourself to focus on the things that you want. Develop a burning desire. Ito na yung importante. Burning desire dapat. Okay? Make a vision board. Gawa ka ng vision board. I'm sure yung iba sa inyo alam ito. Pero hindi lang basta gagawin ito. Ang goal ng vision board, pag nagawa mo yung dream board mo, is kailangan namnamin mo yung pangarap mo. Kailangan maramdaman mo na bahay mo na yung tinitira na yun, yung picture na nandun. Ayan, kilala niyo itong tao na to, si John Assaraf. Nasa libro siya nung The Secret at sa film. In-interview ito ni Oprah kasi ang tawag sa kanya, The Dream House Man. Kaya siya tinawag The Dream House Man kasi itong picture ng bahay na nasa kanan niyo ngayon, nung siya ay natutunan niya yung Law of Attraction, nag-cut siya nitong picture na to. Tapos nilagay niya sa dream board niya. Tapos binivisualize niya na ito ang bahay niya. Binivisualize siya na nag-swimming siya sa swimming pool, tapos nandun siya sa kumakain siya rin sa kitchen, etc. So bottom line, binivisualize niya. Niramdam niya na bahay niya to. Nag-create siya ng burning desire. Now, itong good news. Binivisualize niya yata 1996, nang mabili yata year 2000. I forget the exact year, pero 5 years passed. Ito nangyari. Binivisualize niya nung year na to, tapos lumipat siya ng bahay, nag-impake siya. Nilagay niya sa box yung ano na to, yung dream board. Tapos impake siya, hindi siya nakontento rin sa nilipatan niya, lipat ulit sila. Sa madaling salita, nakatatlong lipat yata siya. Ngayon, paglipat niya rin sa lugar na to, na kinatitirigan ng bahay na yan. Actually, nung lumipat siya sa city, sa state, nung lugar na yan, sabi niya sa wife niya, it's about time, bibili na tayo ng bahay. We have enough money, hanap na tayo ng bahay. Hanap siya. Tapos nakita niya yung bahay na yan, binili niya without knowing na ito pala yung nagupit niya sa magazine, the same address, the same house, 5 years ago, na hindi niya hinanap yung address. No. Nagkataon lang, available yung bahay, for sale, binili niya. At doon siya nakatira. Alam niyo paano lang niya natuklasan? Paano niya nalaman na yung pala yung bahay na yon? Kasi nung nagtanong yung anak niya kung ano yung box na box doon sa gilid ng opisina niya, tinanong na ang anak niya, Daddy, what's in the box? Sabi niya, dream board ko yan. Mga dream boards ko. Sabi ng anak niya, ano ba yung dream board? So ginawa niya, in-explain niya, kinuha niya yung dream board niya. Paglabas niya ng dream board niya, nakita niya yung bahay na yun. Teka. Sabi niya, teka, ito pareho to ng bahay na kinatitirahan namin ngayon. Tapos when you check the address, the same address siya. Can you imagine, 5 years ago, from different states sa US, tapos you will end up buying that house na binivisualize mo 5 years ago? Can you imagine that? Is that an accident? I don't think so. Hindi siya accident. Na-design siya because of the energy that you put into the universe. So anong bottom line? Assignment, gumawa po kayo ng dream board. Kung anong kotse man yan. Okay? Tapos, visualize that you are already driving that car. Okay? So, 21 days assignment. Bakit 21 days? To, para maipasok sa subconscious. Pag napasok kasi sa subconscious, nagiging belief mo siya. Nagkakaroon ng energy at attraction. Okay, let's move on. When you visualize, it materialize. Sabi nito, ni Dennis Waitley. Okay po, so visualize. Visualization is imagining that you're driving that car. Tapos mayroong tao na nag-congratulate sa'yo. Uy, congrats. You have a new car. Tapos imagine yourself, you're driving it. Pumupunta ka sa mga etc. etc. Let's move on. Develop a burning desire. Napoleon Hill. To achieve anything, you need a burning desire. Okay? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Okay? So, ganun ang Lord natin. No? Binibigay yung gusto ng puso mo. Ito pa. Okay. The desires of the righteous is only good.
but the expectation of the wicked is wrath. Okay. If you consider yourself a righteous man, kailangan tama lang yung mga gusto natin. Okay, kailangan yung hindi it bring good that not harm to everyone. Okay? Hindi pwedeng yung bibili ako ng kotse. Sasagasaan ko lahat ng mga nag-reject sa akin. Iinggitin ko sila. Hindi ganun. Okay? Pagka na-achieve natin yung mga pangarap natin, kailangan alo lang tayo. Righteous pa rin tayo. And of course, sa, eto, gusto ko itong scripture na to. It describes the law of attraction. Sabi ni King David sa Psalm 145 verse 16, you open your hand and satisfy the desire of every living thing. Pambira, pati pala yung butike, no? Yung desire ng butike, sinasatisfy ng Panginoon. Yung desire ng pilate. Living things eh, ng puno. So, ibig sabihin, when God put open his hand para likhain ang mundo, nilagyan niya talaga ng law that governs desires. Ibig sabihin, when a person develop that burning desire, mapapasa kanya yan. Can you imagine? Meron tatlong boksingero. Yung isa, pangarap maging greatest boxer in the world. Greatest boxer. Yung isa, ang pangarap, walang talo. Yung isa, ang pangarap niya, tamaan lang niya yung sa mukha patulugin yung greatest boxer. Isipin niyo yung tatlo na to. Pare-pareho nila na-attract yung desert sila. Pare-pareho sila. Sino ba ito tatlo na to? Manny Pacquiao. Sabi niya, I want to be the greatest boxer. Marquez, Marquez, gusto ko tamaan lang si Pacquiao patulugin. Tama, di ba? Tama. Mayweather, walang talo. Yun lang gusto niya. Nag-rumble yung tatlo eh. Pare-parehong na-satisfied desire nila. Di ba kung na-satisfied yung desire nito, hindi na dapat matupad yung desire ng dalawa. Na-satisfied ito eh. Pero can you imagine, pare-parehong binigay ng Panginoon yung gusto nila. Greatest boxer of all time. Walang talo. Tamaan si Pacquiao. Pero nag-rumble silang tatlo. Pare-parehong nagustak ko yung gusto nila. So that's how God works. God knows how to give us what we are asking for. Meron siyang paraan ng patas, walang masasaktan. Okay? So, ibig sabihin, pagka merong, halimbawa, sa real estate transaction, ito yung nag-refer dito, kaya natagpuan to, kaya ito na naging client ito. So, ibig sabihin, dapat lahat tumanggap ng transaction. Hindi pwedeng yung may mababypass. Kasi it will work against you, yung law of attraction. Kailangan laging fair and just. Okay? Let's move on. Be in alignment with what you want in life. Do what is necessary. Ano ba yung mga necessary? Believe you are well provided by God. Matthew 6:33, bago ka pa mag-pray, alam na ni Lord yung gusto mo. Engage in business. Gusto mo yung umaman, mag-network marketing ka. Di ba? Gusto mo maging doktor, mag-med-rep, ano ka, nurse, o kaya preparatory to medicine. Gusto mo maging lawyer, at least polsa yung course mo. Gusto mo maging, gusto mo pumunta sa California, yung ticket, papuntang California, yung bibilin mo. So, ibig sabihin, gusto mo yung umaman, ano ba yung nakakayaman na dapat mo sakyan? Network marketing. Nang hindi ka maglalabas ng malaking puhunan. Network marketing siya. Okay po. Ito ba? Give. Kailangan may time. Hindi ka payayamanin ng Panginoon ang niwala ka man lang sinawsaw na effort dito. Kailangan may time ka. Next, make a goal. Dapat may target. Sabi ko sa team ko, dapat first month, 10 ang direct. Okay? Kasi meron tayong pattern na power of 10 eh. So at least dapat everybody gets 10 direct. Kailangan walang miss. Okay? Next, do not ever quit. Remember, may kasabihan, quitters never win. And winners never quit. Pag nag-quit ka, you already fail. Yun agad yun. Automatic siya. So never quit. Hanggat, kahit sabihin natin hindi pa maganda yung kalye yung dinadaanan mo, ang importante, dire-direcho ang papunta ron. Next, commit yourself. Okay? Hindi yung mayaman yung mga tao hindi committed. Kailangan committed ka sa ginagawa mo. Next, learn the strategy. Balik muna ako sa commitment. Gaya namin, may group chat kami. Everyday may seminar ako sa kanila. Sabi ko nga, mukhang mabagal yung iba. Ako mabilis, pero yung iba mabagal. Pero sabi ko nga, it doesn't matter. Ang importante, pareho natin itong ginagawa. So, yun yung sa akin. So, commit yourself. May guest ka o wala, magkasama ka namin mag-zoom. Learn the strategy. Copy business tayo. Kopyahin mo yung ginagawa ng marunong. Para pag sa gayon, ikaw nagagawa, alam mo siya gawin. Next, handle the objection. Siguro next topic natin yung NDO. Ito kasi ang medyo na naging linya ko to. How to handle objection. For example, di ba scam yan? May sagot ako dyan. Naiintindihan kita. Ganyan din ang pakiramdam ko dati. Pero this is what I found out. Ang scam yung walang product. Walang value for money. So yung mga ganong sagot. Eh wala akong pera. Naiintindihan kita. Yung mga ganong sagot. Siguro next training natin, pag-usapan natin yan.
work with the team. Hindi pwedeng ano, wala kang ang network marketing, it does not work it does not make you successful kung mag-isa ka lang. You have to have a team. Okay? Sabi ko nga ganito. Ang network marketing, parang ganito lang 'yan, no? Parang ganito. Yung mga gusto lang mag-business, ayaw nang umaman talaga. Ordinary business, maybe traditional. Lalo na yung mga walang kapital. Pero kung gusto mo talaga umaman, network marketing, yan yung nakakayaman. Kumbaga, parang ganito yan. Yung mga small time na magnanakaw, pickpocket lang yan. Pero yung mga big time, bank robbery yan. And it does not work kung mag-isa lang yan. I'm not saying we are scam. I'm not saying we're bank robbery. Kung sabi, ang point ko lang is, kung yung mga masasamang tao nga pinagbubuti nila yung ginagawa nila, yung mga bank robbers, they have their strategy kung paano ipapa-isa sa katuparan yung ginagawa nila. Tayo pa kayang marangal yung ginagawa natin. Di hamak na dapat meron tayong tamang strategy. At saka, we work with a team. Okay po? And, of course, you have to contribute to a team. Hindi pwedeng, asahan mo lang, apply, pasahan mo na lang ako ng downline. Hindi pwedeng ganun. And overcome rejection. How do you overcome rejection? Bigyan ko pa ng tip. Para ma-overcome rejection, simple lang. Maraming tao ang kakausapin mo. Wala nang iba. Yun lang po. Numbers game to. Meron din ibang technique how to overcome rejection. Pag-usapan natin sa next seminar, no? Pero, if you have 20 prospects na nakaabang to pay into naman. Tama? Pero kung isa lang ang prospect mo today at ni-reject ka pa niya, hindi natuloy yung pay-in, damang law of attraction in the Bible. When you walk according to God's will, you succeed. Keep the law on your lips. Meditate on it day and night. Okay, so I think medyo binamadali ko na, no? Kasi parang part 2 kasi ito, yung law of attraction in the Bible. Okay, let's move on. Share to others. Pag umaman ka, na it's better to give than to receive. Okay. Honor God with your income. Pag kumita tayo, let's give to our church. Malakay 3:10. Give to your creator. Alam mo yung ganito. Hati ang community ng Christian sa tithes. Merong iba naniniwala 10% pa rin dapat sa generation natin ngayon. Merong iba naman Old Testament daw yung 10%. Ito naman yung sa akin. It doesn't matter. Doesn't matter whether that be 10% or more than that. Ang importante, nagbibigay ka sa creator mo. Okay po. Ako po, ang conviction namin, dinalampasan namin yung 10%. Kasi sa New Testament, ang nakalagay, they go beyond the ability. Kumbaga, ini-effort talaga ng mga Kristiyano yung pagbibigay sa creator. Now, bakit yung 10% mahalaga? Sabi sa Malakay, ninanakawan siya. Ibig sabihin pala, pag kumita ka, 10% is not yours. Kanya yon. Kaya pag pinakailaman mo yan, kumanda ka, may parusa yan. Why? Kasi nga, hindi sa'yo yun. And you know, God is just. Pinaparusahan talaga niya yung nagkakasala. Alam mo, kasi dyan kalog ko ito narinig, itong seminar na to. Alam mo, sabi niya ganito. Halimbawa, kumita ka ng 100,000. So the 10% is 10,000. Tapos hindi mo binigay. Hindi mo binigay. Kasi nangangga. Pero hindi mo alam, hindi sa'yo yun. Alam mo, sabi, narinig ko kay Sir John Calub to, ah. Sabi niya, God or the universe has its own way on how to get his 10%. Okay, malay mo. Mawawalan ka pala ng isang gamit or bagay or cellphone na halagang 10,000. Tapos you have to buy again. So ilalabas mo rin yung 10,000 mo. So ibig sabihin, kukunin din daw ng universe sa iyo yung 10% kasi hindi iyo yun. Kanya yun. Kaya ibigay mo na lang. Kasi kung hindi mo pa ibibigay, baka masaktan ka pa. Assignment, mag-tights ng beyond 10%. Okay po. Approve ba tayo ron? Assignment? Hindi ko naman check-checkin. Huwag kayong mag-alala. Okay. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. It will be yours. Importante po yung salitang believe that you have received it. Importante po yan. Believe that you have received it. Sa law of attraction, yung pinag-usapan natin kanina, ang prayer mo hindi, sana magkaroon ako nito. Sa, Lord, bigyan mo naman ako nito. Pagka kasi yun yung prayer mo, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na nasa iyo na.
Kasi future pa. Kailangan present tense. Now, sabi sa akin, sir, paano tayo magpe-pray? Ganito po gawin mo. Gumawa ka ng dream board, ilagay mo na lahat ng gusto mo doon, tapos pag sinabit mo na yon, pasalamatan mo na si God, i-visualize mo na lang na nasa iyo na siya. And bago magugulat ka na lang, it will manifest. Okay, be positive. Transform. So, importante po, tonight, magkaroon ka ng positive mindset na simula ngayon. Isa ka ng complete positive na tao. Meron din, biblical din siya, no? Sabi rito, Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Even the Bible is inspiring us to have transformation of the mind. Okay? So, ibig sabihin, simula ngayon, isa ka ng positive na being. Kailangan lagi ka ng positive. Colossians 3 verse 1 to 7. Okay, medyo mahaba-haba ito. Pero i-highlight ko lang dito. Ano? Set your minds on things above. So, mind na naman. Kailangan daw iset mo on things above. Tapos, meron din dyan, pati heart. Ayan, so, ito. Ito pala sa verse 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above. Dalawa yung pinapaset sa'yo on things above eh. The heart and the mind. Alam mo nakakatuwa, yung ano, heart, ano? Heart math. Okay, heart, puso, math, mathematics. Na, meron ako, sa YouTube, no, check niyo mamaya, heart math. Pinakita po doon na ang mind pala natin, merong electromagnetic field. Pati rin pala yung puso natin, nagbabibrate din siya ng electromagnetic field. Bas malakas kesa sa mind. Powerful talaga yung heart. Kaya nga yung burning desire, ang importante. Yung law of attraction, nung una ko naintindihan to, nung unang phase ng understanding ko, akala ko it's just the mind. Akala ko thoughts lang. No, hindi pala. Mind and heart pala siya. Konektado siya. Kaya pala mas malakas yung pagka meron kang feelings na nararamdaman. Kaya ingat din po yung sobrang galit. Sobrang galit sa isang tao. Minsan, yung sobrang galit mo sa tao, yung tao na aksidente, nagkasakit, etc., etc. May energy. Okay po? So, importante po, we have to protect your heart. Kasi po, yan ang yan. Bible verse na, hindi, di ba? Yung salita mo daw, puso. Puso kasi, wellspring of life. So, ibig sabihin, yung heart and mind, powerful siya. Now, another thing, di ba sa binasa natin, a man thinks in his heart, so is he. Question, puso nag-iisip? Akala ko ba ang utak ang nag-iisip? Pero bakit sinabi sa Bible, as a man thinks in his heart, so is he. So ang law of attraction is powerful yan pag nag-combine ang mind and heart mo. Ibig sabihin ganito, paano mo mapapakinabangan yun? Paano mo i-apply yun? Pag may gusto ka, i-visualize mo siya, i-feel mo siya na nangyayari. Consistent with what the Bible says. Believe that you have received it. Halimbawa, tumama ka sa loto. Yung mood mo ngayon, kung i-display natin ngayon yung reaction mo, kunyari, tonight is the right announcement. Si Mr. Franco Rosario, congratulations! You won $500 million! Congratulations! Kunyari ngayong oras na to, how would you react? Gaano kang kaligaya ngayong oras na to? Okay, so ibig sabihin, yun yung feeling na dapat na magkaroon. Yun yung malakas ang energy. Yung mga taong, halimbawa, Lord, thank you po sa fortuna na to na hinihingi ko. I claim it. Gusto ko yung ganitong kulay, ganitong letra, you know, J, V, mga ganun. Letter E. And so, halimbawa, nasabi mo na siya, mag-thank you na from then onwards. Sabi ko nga doon sa isang kausap ko, may kino-coach ako about law of attraction. Sabi ko sa kanya, sabihin mo na lahat ng gusto mo. Magsulat ka ng bucket list. 100 bucket list. Tapos, gawa ka ng dream board. Pag nagawa mo na siya, petsahan mo kung kailan mo siya ginawa. Yun yung time na nag-ask ka sa creator mo. Yun na yun. So for the rest of your life, nagte-thank you ka na lang until it manifests. Okay? Merong ano, babae lumapit sa mentor niya na pastor. Sabi niya, pastor, ang target ko po, magka-baby. Gusto ko yung meron akong kinakargang baby. Gusto ko yung meron akong kinakalong. Gusto ko may dinadamitan ako na baby. Gusto ko meron ako nilad sa park na baby. Ngayon, libo sa ilang araw, lagi nagpe-pray ng pastor about a baby. Ngayon, one Sunday, nung magkita sila, nakangiti na yung babae. Sabi niya kay pastor,
I have a great news, Pastor. Sabi naman ng Pastor. Ano to? European sila. Tinatagalog na lang natin, ha? Sabi ng Pastor, mukhang may magandang balita talaga. Kitang-kita sa mga ngiti mo. Sabi ng babae, I'm pregnant. Congratulations, sabi ng Pastor. They rejoice. Question, natupad na yung baby? Natupad na yung baby o fetus pa lang? Di ba wala pa naman yung baby? Sabi niya, ang gusto niya, may kinakarga, may dinadamitan, may nilalakad sa park. Tanong, natupad na? Di ba? Di pa natupad, di ba? Pero the joy, the happiness, is as nandiyan na yung baby. So yun yung ibig sabihin nito. Kailangan sa heart mo, maramdaman mo siya. Okay, marami pa sana ako sa ikwento dyan. Kaya lang, na-anxious ako sa time. Kasi actually, pang 4 hours talaga na seminar to. Binibilisan lang natin. Okay, God wants the best for you. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Bakit kaya yaman? Hindi ka magaling. Yumaman ka, hindi dahil ikaw. Kaya kayo yumaman, it is God who give you the ability to produce wealth. Kaya wag tayong magyayabang, magaling ako, magaling siya, kaya tayo yumaman, kaya siya yumaman. No, it is God who gives the ability to produce wealth. Maraming tao, magaling talaga, pero hindi naman mayaman. Pero ibig sabihin, kailangan credit to God yung ginagawa natin. Siya magbibigay sa atin ng pag-asenso. All we need to do is, kailangan alignment lang tayo. Be humble. The result of humility and the fear of the Lord is wealth, honor, and life. Gusto mo yumaman? Magandang honor? Magandang buhay? Be humble. Hindi pwedeng may acne. Ano yung acne? Alam ko na yan. Hindi pwedeng ganun. Kailangan always be willing to learn, be coachable. Pag may sinasabi mga coach natin, sila Coach Ferdy, lalo na pag si CEO may sinasabi, can you imagine, we have our very own CEO na inisip isama tayo sa pag-asenso dito sa friendship. So ibig sabihin, let us be grateful and humble to our leaders. Yes, upline, ika nga, kailangan attitude mo yan. You can have or be anything you want. Sabi nga, for I know the plan for the Lord plans to prosper you. Jeremiah 29, verse 11. Tapos itong isa, basahin natin, I knew you before I formed you in your mother's womb. Okay. So can you imagine, kilala ka na pala ni Lord nung ikaw ay nasa tiyan. Bago ka pangalang likhain, kilala ka na eh. Alam na niya yung pangalan mo. Alam na niya kung gano'ng kakatangkad. Alam na niya yung buhay mo. So ibig sabihin, if God designs us, what kind of a person are we? Okay. Dito gusto kong sabihin ganito. This is my point. Patapos na tayo. Believe you can because you are a champion. Okay, chat tayo. Sino naniniwala champion siya? Thumbs up nga. Hey. Amen. Okay. Si Opo. Yan. Sir, kamusta po? Champion ka ba, sir? Champion. Opo A3S. Yan. Sir, are you a champion? Yes or no? Do you believe champion ka, sir? Yes. Si sir. Yan. Yes daw. Okay. Bakit ka champion, sir? Malaman ko nga. There are people who don't know why are they a champion. Sabi nung iba, champion ako. Champion ni Lord. Sige. Isang tao lang. Sino gusto sumagot? Bakit ka champion? Anybody? Do you believe you are a champion? Yes or no? Yes. Champion. Yes, Lord. Yes, sir. Bakit ka champion? Why are you a champion? Sige nga. Yes, I am a champion. Bakit po? Bakit? Why do you say you are a champion? I'm a child of a guide. I'm a child of God. God. Okay, so tama din po yun, ano? Pero here's the real answer. Ito na po yung sagot. Bibigay ko na po sa inyo para di na kayo mahirapan. The reason why we are a champion because lahat talaga tayo nag-champion. At one point in our life, nag-champion ka talaga. Sabi sa akin nung kausap ko, sir, I never joined a sports. Paano ako nag-champion? Nag-champion ka sa isang malaking karera. Kasi nung kaya nga sperm cell itong nasa harap nyo ngayon. Sperm yes, cell yun. Nag-get na nung iba. Yung iba hindi pa. Loading pa iba. Pero the reason why you are a champion, literally, everyone is a champion. Kaya ka buhay. Correct. Kasi po, nung gabing nagyakapan ng nanay at tatay natin, at nung sinabi ng tatay natin na ayan na, ibig sabihin merong isang sperm race na nag-umpisa.
may karera ng mga sperm cell. Nung sumabog na yung tagigil, alam mo ba yung mga sperm cell? Napanood ko sa YouTube, yung mga sperm cell under the microscope. Hindi siya tabu, ha? Hindi tabu. Medical, ano siya? Medical videos, clips. Hindi siya tabu. Yung mga sperm cell pala, paglabas niya sa organ ng tatay natin, they are like athletes. Parang swimmer na nag-i-struggle. They know they have to be there first because if they don't, they know they will die. Ganun yung parang mababasa mo in the way they move. Nagbabalyahan sila. Can you imagine, out of millions of sperm cell na lumabas sa tatay mo, ikaw yung nag-iisang nakarating doon, except na lang kung kambal kayo. Kung kambal kayo, it's a tie. So meaning, nakarating yung sperm cell ng mo, nakarating ka doon sa finish line, sa egg cell ng nanay mo. Kaya ka naging ikaw, kaya ka nabuhay. Ang point ko dyan is this, why would God ever set it up like that na ang sperm cell kailangan million-million pa? Pwede namang isang sperm cell lang lalabas and then that's it, mabubuhay ka na. Pero how come na ginawa pa ni Lord yung sperm cell, napakarami niya? Because lahat ng ginagawa ni Lord may dahilan. So, ika nga eh, sabi nga, narinig ko nga kay Sir Ron kagabi, pag nagturo ka ng ibang tao, daliri mo, nakaturo sa'yo, isa sa taas, isa doon. So ibig sabihin, lahat ng gestures natin may dahilan. Bakit yung kamay mo? Dalawa tenga, isa bibig. So you listen more than you speak. Bakit daw yung babae hinugot sa tadyang? Imagine mo kung sa talampakan hinugot yon. Kawawa naman ng mga babae. Sasabihin ng mga lalaki, talampakan lang kita. So ibig sabihin, may dahilan lahat. Bakit sa tadyang hinugot yung babae? O bakit yung utak nilagay sa tuktok? Can you imagine kung nilagay yung utak sa leeg mo, di pag nag-iisip ka, ang pangit mo, nakaganyan ka. So ibig sabihin, may dahilan lahat ng bagay. Yung sperm cell, kaya million-million yan, is to make you understand na yung pagiging buhay mo ngayon is a result and a trophy of that championship, of that final ano contest na ikaw ang nag-champion. So, ang bottom line is, you have to believe in yourself. Kasi kahit equipped ka na ng skills and knowledge, if you don't believe in yourself, how can you expect me, kung nire-recruit mo ako, how can you expect me to believe in you? Eh, hindi ka nga naniniwala sa sarili mo. So, the first rule in recruiting is ikaw muna, recruitin mo muna sa sarili mo. Kailangan naniniwala ka muna sa sarili mo. Pag 100% ka na sa sarili mo, then, magugulat ka na lang with the energy that you have, bakit ang bilis mong napapasali yung mga tao. Kasi you speak from your heart. Okay po. Now, sabi sa akin, eh sir, paano yan? Eh, hindi naman kami nakapag-aral. Eh ano? Eh ano kung hindi nakapag-aral? Kailangan ba lahat ng graduate, sila lang yung may confidence? No. Alam mo yung tatay ko, pinakamayabang na nakilala ko sa mundong ito. Pero I respect my dad. He passed away already. Pero alam mo ba't ako believe sa tatay ko? Kasi nakita ko yung tatay ko. Nung kausap niya abogado, aba nag-English siya. Tapos, kumas na siya, kalam mo, alam niya yung batas. Nung kausap niya naman arkitekto, aba ang dami niyang alam. Nung kausap niya pastor, siya ang nag-sermon. Nung kausap niya yung pare, aba siya rin yung nagdadadakdak doon, ang nagbabasa ng Bible. Kausap niya karpintero, nahusay pa yung tatay ko rin sa karpintero. Nung kausap niya yung cook, aba siya nagturo doon sa cook. Sabi ko, dad, saan mo kinukuha yung confidence mo? Hindi ka naman cook, hindi ka naman abogado, hindi ka naman pastor. Sabi niya, alam mo, ganito sabi ng daddy ko. Sabi ng dad ko, anak, lahat tayo pantay-pantay. Huwag ka ba i-intimidate sa kahit kaninong tao sa mundong ito. Ilagay mo sa isip mo, pare-pareho lang mabaho ang ating utot. Pareho lang daw mabaho utot natin. Sabi-sabihin, kung ano yung meron sila, huwag ka ma-intimidate. Kinarir lang nila yan. Sabi ng daddy ko, ganito. Yung abogado na yan, kinarir niya ang pag-aabugas siya. Hindi ko lang kinarir yun. Kung kinarir ko yun, mas magaling ako abogado. Yung karpintero na yan, di ko lang kinakarir yan. Pag kinarir ko yun, mas magaling akong karpintero dyan. So, ibig sabihin, ang laki ng confidence niya sa sarili niya. So, yun yung confidence dapat na meron tayo. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Eh ano, kung hindi ka abogado, hindi ka doktor, bakit ka may intimidate sa kanila? Eh, pare-pareho lang tayong champion. O, hindi mo nga alam, baka mas marami pala yung natalo mo ng contest na yun, mas marami pala sperm cell ng batch nyo. So, bottom line of the matter is, mas malakas ang attraction kapag malaki yung confidence mo sa sarili mo. Okay po. Pinapalakpakan po yun sa amin. Alright, next. Ito na po. Malapit na po tayo matapos. How to boost your business using the law of attraction. Ito, mga tips na lang po ito. Number one, put in your dream board the amount you want to earn. Kailangan kasama yung amount. Ito, actually, understated itong nilagay ko rito. 5 million income. Maliit po yan.
magkano gusto mo talaga kitain? Merong iba, billion. Lagay mo dun. Tapos, what will you do if you earn that amount? I-visualize mo ngayon yung mga bagay na yun. So that we can put on energy. Remember, you will reap what you sow. The universe is a catalog. Lahat ng iniingi mo, available naman yun. The giver is rich. Yung receiver lang ang may problema. Okay po, next. Develop a burning desire. Visualize for 21 days. Develop yung feeling na andyan na siya. Next, align yourself. Do prospecting every day. Okay? Kailangan yung tao na pinapollow up. Kami sa team ko, ang strategy, ganito. Every day, I do presentation for only 30 minutes. 15 minutes, tapos ako sa presentation. Pero yung remaining na minutes ko, kwentuhan yun. Question and answer. Sabi ko sa team ko, your job is to bring them in the Zoom seminar ko. Ako na bahala mangumbinsi para sa'yo. So, ang gagalingan mo, yung paano mapapazoom yung tao. Ako naman, gagalingan ko para mag-pay-in siya. Yun ang strategy namin sa team. Ngayon, binigyan ko sila ng dialogue. Dialogue, maraming dialogue or script. Isa sa script na binigay nila ganito. Party up. Ay baka na gusto ng income sa online internet. Di ba usong ngayon yun, pare? Pare, may tutorial mamayang 7 o'clock sa Zoom. Pag-download ka ng Zoom, bibigay ko sa iyo yung isang slot para makalibre ka na doon sa seminar. At nang sa gayon, maintindihan mo kung paano i-through online. Ganun lang dialogue namin. Aba, effective. Marami po kaming... Although, slow is fast. Yung team ko hindi pa naman sobrang laki. Not everyone is active now. Yung iba, sure, sali ako dyan, pero hindi ko pa magagampanan. So, slow is fast. Actually, to be honest, meron kasi ako siyang network na active ako doon niya. I'm making money doon sa isa kong network. Kaya lang, nagustuhan ko lang talaga ito si Friendship. Sabi ko, ito yung talagang friend ito ng quarantine, itong Friendship. Kaya ako nandito ngayon. So, ibig sabihin, may mga team ako na ongoing naman. Yung nag-e-enjoy ako talaga rito. Prospecting every day. Tapos, declare it every day. Make affirmation. Yung amount na nilagay mo sa dream board mo, every morning sabihin mo yan, I'm lovingly receiving this amount today. Kailangan present tense. Remember, 60,000 thoughts every day pumapasok sa isip mo. Okay? So imagine mo yon, ilang beses mo inisip yung million na target mo. So ngayon, at least every morning, every day in your prayer, make that affirmation na tinatanggap mo. Kumbaga sa prayer, ako prayer ko ganito, Lord, tinatanggap ko po yung amount na ito na ibinibigay mo sa akin. Nire-receive ko na siya. Okay, next. Thank God in advance. Okay, yung anak ko matalino dyan eh. May hinihingi sa akin eh. Nung humingi sa akin ng kotse yung anak ko, sabi niya, Papa, thank you talaga ha. Kasi alam ko, nire-ready mo na yung kotse ko. Isipin mo ganun yung dialogue ng anak ko. Ano sagot ko? Sige, anak, tatimingan natin yan. Eh, nung time na yun, di pa naman available yung money para bilhin yung kotse. Pero positive yung anak ko. Pa, thank you ah. Alam mo, galing mong bola. Pero ibig sabihin, ang Diyos natin, ano siya? Ano mas gusto niya marinig? Lord, sana po. Lord, please naman, Lord. Or, Lord, thank you. I know, bago ko pahingin tong kotse na to, alam mo gusto ko to. And Lord, gagamitin ko siya dito. Dito ko siya gagamitin. Kailangan maayos, no? Talk to your God, okay? Next, be grateful even in little things. Salamat sa feeling na grateful. Next, be excited every day. Kailangan lagi ka lang excited. Okay? Next, experience it. Believe you already have it. Okay po? Then make it your mission to give glory to God. Whatever, sabi nga sa Bible, whether you eat or drink, do it all for the glory. Tanong, bakit mo ba gusto yung maman? O, di ba? Bilang, ha? Kailangan, from now on, isipin mo ngayong gabi, Lord, pag binigay mo na to, eto gagawin ko. Okay, kailangan may plano ka para sa mission. Okay? And then, is kailangan ko, mission.
binigay ng Panginoon yung mga na alam mo, naalala ko tuloy. Nung araw, kausap din top earner namin. Yung top earner namin, ang total na kinita nun sa pag-network niya ay 150 million pesos. Okay? Wow. 9 years. Okay, 9 years. Ang laki nung amount na yun. So, alam mo, nakita ko siya, nagsusulat ng pangalan niya sa flyers, mamimigay ng flyers yung top one. Tinanong ko eh, sir, huwag mo sabihin na mimigay ka pa ng flyers, top one ka na. Alam mo, sagot niya, eto sagot niya, brother, marami kasing dapat tulungan. Itong flyers na to, gusto kong makatulong sa kapwa. Kaya pala naman siya successful. What he's doing is not for himself na. Kaya niya gagawin, gusto ko tulungan doon daw. Eh, meron akong member, nakita ko siya, nagsusulat ng flyers. Sa flyers, sabi ko, uy, dami niya na. Sabi niya, yes sir, syempre, bibili ako ng kotse. Okay yun. Pero di ba mas okay yung maraming tutulungan? Alam mo, sa sales, sa friendship, isipin natin, pag may nalook tayo, we are the ones helping them to have this very good business, this opportunity. Kaya pag nireject ka, hindi masakit eh. Why? Kasi nga niisip mo, ang nireject niya, hindi ikaw. Ang nireject niya, yung tulong para sa future niya, para sa financial aspect ng buhay niya. Kaya dapat mission-driven, hindi commission-driven. Okay, malapit na po. Okay, last. Feel good. Malakas ang vibration when you feel good. Ganito yan. Halimbawa, gusto mong magkaroon talaga ng sasakyan. From this point, naghingi ka ng sasakyan. Tapos, maanda rin panahon. Papunta rin sa araw ng pagbili mo ng sasakyan. Makakarating ka lang doon kung meron kang ganitong klase ng vibration. Kailangan feel good ka. Sa law of attraction, malakas ang energy ng mga taong feeling good. Malakas ang energy. But when you're sad, when you're disappointed, when you are full of hatred, hindi malakas ang attraction. According to science, ang mind natin, pag-relax, mas creative siya. Mas maganda yung lumalabas sa bibig mo, mas maganda yung sinasabi mo kapag ang mind mo, relax. Kapag ang tao daw pala, masaya, when the person feels good, yun yung mas creative siya. Kumbaga, pag nag-drawing yung artist na maganda ang feeling, pag nag-drawing yung artist at maganda yung feeling niya, feel good siya, maganda yung resulta ng drawing niya. Pero pag kaya, disappointed, nag-drawing yan, hindi makatapos ng artwork niya yan. So tayong mga marketer, mga sellers, kailangan lagi tayong feel good. Pag feel good ka, mas maganda conversation mo sa tao. So feeling good is the key para magkaroon ka ng malakas na vibration to get what you want. Okay po? So that ends our seminar for tonight. At least na-calculate ko na itong slides na ito na inabot ako ng medyo matagal-tagal. 2.5 hours. Okay po. Siguro, ano tayo? Feedback po. Yeah. So thank may mga questions. Much. Baka may mga questions po kayo. Maraming salamat po. Thank you sir, partner Yul. Thank you for sharing your knowledge. Thank you so much, sir. Please see. Yeah. Thanks for the learning, sir. Yeah, thank you. Thank you. Marami pa kayo natutunan ng apprenticeship. Yes, dami. Thank you. So, gusto niyo ba na si partner Yul lang mag-NDO sa atin every week sa mga new members natin? Yes. New members natin, may right mindset sila pagpasok nila sa friendship. Yes, oo. Yes, sir. Very good, but sir. Dapat one mind tayo . Isang thinking natin. Dapat lahat tayo positive. Kasi kung positive tayo lahat, positive things ang darating sa buhay natin. Yes. May add akong tip sa encouragement words. Yeah, may add akong tip sa inyo. So, this is what I do too. So, di ba sa YouTube, maraming video sa YouTube. Hanapin nyo yung mga positive affirmation sa YouTube. And then, basta click nyo sa search, positive affirmation. Then maraming videos doon na puro positive affirmation. Pumili kayo doon. And then what you do, sa gabi, habang natutulog kayo, naka-headset kayo, listen to those positive affirmations. Ayan nyo lang mag-loop. Ayan yung mag-loop siya para dire-diretso. Hanggang sa the whole night. Because what you feed your subconscious mind,
marirealize mas madali yung process ng law of attraction if you program your mind with positive things. Mag-work kayo, magmamanifest yan, magmamanifest. That's what I did. Imagine nyo, hindi ko nakalain na darating ang friendship sa buhay ko, pero dumating ang friendship sa buhay ko. And we were able to build a huge organization kahit na may pandemic. Imagine, that's a milestone, di ba? Eh, nagpapasalamat din ako sa ating CEO, si Ron, for sharing it with me na ma-share ko sa inyo lahat yung friendship opportunity. Okay? So, palakpakan po natin si Partner Yul. Palakpakan po natin. Hey. Thank you, Partner Yul. Thank you so much. So, baka i-guess po natin. Thank you, Sir Yul. Yeah, i-guess po natin si Partner Yul sa CyberCada. Sa kakausapin po natin si Direk para i-feature si Partner Yul sa CyberCada this Friday. And baka next Sunday, magkaroon po tayo ng NDO. Lahat ng mga, kung okay lang kay Partner Yul, ha? Okay lang, Partner Yul. Sa next Sunday, kung papala muna natin kay Sir Ron, na magkakaroon tayo ng NDO, lahat ng bagong member nyo, pati din nyo doon para makorek yung mindset nila. Mm. Diba? Para lahat tayo positive and lahat tayo mag-succeed in life. Mm. And always, let's offer everything to God. Okay? Amen. And marami pa po akong kukunin na speaker. Nakagaya ni Partner Yul na napakagaling po. Really. Actually, hindi ko pa po siya napapakinggan, pero God told me. Kunin mo to si Partner Yul. Malaki yung may share nito sa ating organization. Thank you, thank you. Yeah. Hindi ko pa siya. Hindi kami magkakilala ni Partner Yul, but God is telling me. Dito lang. Talagang ano, parang kasi ako, simula nung pinractice ko yung always God first, always praying to God when I wake up in the morning. Positive things, man. Daming blessings. Siksik, liglig, at umahapaw na blessings ang dumarating sa akin. Because pinarioritize ko si God eh. Amen. Siyempre, million-million tayo nang humihiling kay God ng mga bagay-bagay. Pero kung pinaprioritize mo si God, parati kanyang inuuna. Pinajump kanya sa line kung sino yung mga bibigyan niya ng mga blessings. So dapat ganun tayong lahat. Always God first. Sabi nga ni Mayor Isko Moreno, di ba? God first, kaya kita mo, bine-bless siya ni God ng mga ano, di ba? So, baka siya na yung ating maging next president kung nagkakaroon, di ba? Kasi talagang, ano eh. Amen. You know? So, marami tayong problema, pero lahat yan, maayos lahat yan. Okay, magalala. And then, isipin nyo, mga billion, millionaryo na kayo sa friendship. Kaya kita niyo ako, ang username Amen. Ko. Ang username ko, Billionaire One. Kasi, inaano ko na yung mind ko eh. Na I'm gonna be a billionaire. Dapat ang feeling mo, billionaryo ka na. Ganun. Kaya kita niyo yung wall ko sa Facebook, billionaire din. Diba? Kasi, pinaprogram ko na yung mind ko eh. And I'm also praying to God na matupad yun. And huwag kayo mag-alala, pag ako naging billionaire, tutulungan ko kayong lahat. Hindi ako marama na tao. Kaya tutulungan ko kayo sa inyong mga business. Susuportahan ko kayo. Kaya, let's pray for each other. Let's pray for each other. Okay? So, before we end, let's end with a prayer. Partner Yul, can you lead the prayer, please? Yes, let's end with a prayer. Okay? Everybody close your eyes, please. Lord, maraming salamat po. At ako rin, Lord, ay na-encourage. Na-appreciate rin po ang mga response and reactions ng mga ka-team ko, Lord. Maraming salamat po, Lord. At naging instrumento ako, Lord, to impart wisdom and knowledge. At lahat ng ito ay galing sa iyo. Credit to you, Lord. Lord, salamat po sa aming leader na si Coach Ferdy for organizing training. Pati ako, Lord, natuto rin, Lord, na yes. Na-refresh din ako. And maraming salamat at may ganitong leader na talaga nagmamalasakit sa mga members. Ganun din, Lord, of course, our CEO, Lord, si Sir Ron. Yes. Lord, thank you so much for giving him the wisdom to start this business, God. Siyang timing sa sitwasyon ng mundo dito sa Pilipinas, Lord. Everyone is looking for an opportunity. Simple lang yung gagawin, napakasimple. Lord, we pray na kung ano man yung mga magaganda pang pwedeng idagdag dito, we pray, Lord, na bigyan mo lang ng wisdom ang aming leader, Sir Ron, to run this business very well. Yes, we pray for all the members
loobin mo nawa na puro positive lang mga kasama namin. And we pray, Lord, na yes, na talagang ito ay magbigay ng maraming pagkain, maraming matugunan yung mga pangarap, mga pag-aaral ng mga pamilya, ng mga anak. Lord, we pray yes, that we'll solve the problem or our yes, financial Lord, situation, yes, Lord. Lord, we declare it. We claim it already, Lord. We believe yes, that Lord. Lord. Amen, Lord. Amen, Lord. And we pray ito po ngayon. Lord, for your glory, ginagawa namin ito, Lord. And we love you so much. We pray for Jesus. We love Christ, you, Lord Jesus. Amen. 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 Thank you po. Thank you po. Salamat po. Napakarami po nag-stay. Nag-stay po kayong lahat until the end. Thank you. Thank you. Yes po. Thank you. Partner you, that only means. Thank you. Partner you, that only means that. Yeah. You're the best. You're the thank best. You po. Thank you, sir. You. Thank you, sir. For and I will try to upload the video recording YouTube. Thank you. Para ma-review nyo ulit. Ma-review nyo ulit. Okay, thank you. Thank you po. Thank you, everybody. God, thank you. God bless. God bless. God bless po. Bye-bye po. Bye. God bless us all. Bye. God bless you all. Thank you. Thank you. God bless you. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Pray first before you sleep, okay? Thank you, sir. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you, sir, for the... Yeah, thank you sa inyo lahat. Thank you, sir, for thank you, sir, Ron. Ingat kayo. Ingat. Yeah. God care, everybody. Thank you, mga coaches. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you, God bless. Magpapayama pa tayo. Okay? Matulog naman kayo pag may time. Okay? Yeah, see you my birthday. Happy birthday. May nag-play happy birthday song. Okay? So, kita-kita lang tayo sa mga GC, mga partners. Thank you so much. Yeah. Thank you. Good evening, sir. Ferdy. Partner Frank, after this, okay? Good evening, Park Brown. Good evening, Chris. Okay. Thank you, sir.